closer walk with thee, just a 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 closer walk with thee. Grant me Jesus if you please, grant me Jesus if you please, grant me Jesus if you please, grant me Jesus if you please. Daily walking close to thee, daily walking close to thee, daily walking close to thee, daily walking close to thee. Let it be, just let it be, let it be, just let it be, let it be, dear Lord, let it be, let it be, dear Lord. Just a closer walk with thee, just a closer walk with thee, through this world of toils and snares, through this world of toils and snares, through this world of toils and snares, through this world of toils and snares. If I falter, Lord, who cares? 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 Who with me my burden shares? 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 None but thee, oh, none but thee, none but thee, oh, none but thee, none but thee, oh, Lord, none but thee. Just a closer walk with thee, when my feeble life is sore, 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 time for me will be no more, time for me will be no more, time for me will be no more, time for me will be no more. Guide me gently, save me, Lord, guide me gently, save me, Lord, guide me gently, save me, Lord. Guide me gently, save me, Lord, to the kingdom blessed shore, to the kingdom blessed shore, to the kingdom blessed shore. Let it be, my dear Lord. Isang magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Kamusta yung audio ko, Brother Joseph? Okay. So, ayun, isa pong magandang gabi po muli sa ating lahat, mga kapatid. Paki-comment po kung kamusta po yung atin pong audio. At atin pong pag-aaralan ngayong gabi, mga kapatid, ang 2 Samuel chapter 10, 1 Chronicles chapter 19, and Psalms chapter 20. Sana po ay samahan niyo po kami ngayon sa gabi pong ito at hanggang matapos po natin yung ating pong pag-aaral. Mga kapatid, isa na naman pong pasasalamat at gratitude sa ating pong Panginoon, mga kapatid. Ang ating pong ibibigay sa pagkakataon po na kanya pong binigay muli, na muli sa atin po. At makakasama po natin ang mga kaklase po natin. Na sina Jasper, Jasper, Brother Jacob, Brother Joseph, and Brother Cedric, mga kapatid. At ayun, wala pang nagka-comment. Kasama na rin po natin sina kapatid na Joseph, si kapatid na Cedric. Ayun, at siguro po ay ibigay na rin po natin ang pagbati po sa kanila, Brother Cedric. Alright. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Kamusta po kayo diyan? Kung nasa man po kayo ngayon, kung nandito man po kayo sa Luzon, Visayas, Mindanao, ay magandang gabi po sa inyo. At good afternoon, good noon, and good morning po sa mga kapatiran at mga kaibigan po natin na nakikinig rin po outside of the Philippines, mga kapatid. At ngayon po ay magpasalamat po tayo sa Diyos na kung sa gayon ay mag-aaral po ulit tayo ng kanyang mga banal na salita. Gaya po ng sabi ni kapatid na Joshua kanina, ay interesting din po yung mga ating mapag-aaralan ngayon. It's not that common sa atin, ngunit napakarami pong lesson ang matututunan po natin ngayong gabi, mga kapatid. Thank you, kapatid na Cedric. Bigay din natin kay kapatid na Joseph.
Sige po. So, magandang gabi sa ating lahat mga kapatid. And gaya po ng sabi nila, we are here to learn from God's Word. And so kami po ay nasa isang, nasa isang table. And kami po ay nagagalak and kami po ay nasisiyahan mga kapatid na nandito po ulit kami at nandyan po ulit kayo upang samahan po kami na pag-aralan ang salita ng ating Panginoong Diyos. Again, we are always saying this that stay tuned in mga kapatid. Let us share this live to our friends in sa Facebook, sa YouTube, at tawagin po natin ang ating mga kaibigan, mga kapamilya, mga kapatid na manood. Itag po natin sila kung may-ari at samahan niyo po kami na pagnilay-nilayin ang salita ng ating Panginoong Diyos with these three chapters. At yun lamang po yung aking pabati sa gabing ito. Good evening po sa ating lahat, mga kapatid. Ayun, at let us acknowledge din yung mga kapatid po natin na nag-comment. Si Nanay Delin, sabi niya po, a wonderful Thursday evening watching DBR 2024 Recharge. TBR. Ayan. Thank you po, Nanay Deling, sa inyo pong pag-tune in sa gabi pong ito. Ganun din po kay kapatid na Nathan. Blessed day din po sa inyo. God bless us all. God bless po sa ating lahat mga kapatid. At dyan na kasama na rin po natin sa kapatid na Jacob, kapatid na Jasper. At ibigay din po natin sa kanila yung stage para po makabati rin po sila sa ating mga kapatid. Isa naman po pagbala at magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Kami po muli bigyan muli kami ng oportunidad na magbahagi ng salita ng Diyos at makasama po namin kayo dito via live stream. So mga kapatid, kami po ay aas ng inyong oras na po nang ibigay po natin yung ating full attention sa ating Panginoong Diyos at stay tuned lang po tayo at yun lang po. Ibigay din po natin at check po muna natin ang comment section. Sabi po ni kapatid po na Emil Dalirio, good evening, Brother Angelo, Brother Joseph, Brother Cedric, watching DBR Recharge. Ayun, salamat po, kapatid po na Emil Dalirio. Sabi naman po ni kapatid na Edgardo Larobes, magandang gabi sa aming mga tagapagpasalita or tagapagsalita sa Daily Bible Reading 2024. Magandang gabi din po sa inyo dyan, kapatid na Edgardo, dyan po sa Palawan, kung hindi po ako nagkakamali. Ayun, at pwede na rin po natin sigurong tawagin si kapatid na Jasper. Wala pong mic si Brother Jasper. Habang sineset up niya po siguro yung kanya pong laptop mga kapatid, ay tayo po ay mag-comment, atin pong i-share ang atin pong live streaming sa gabi pong ito mga kapatid. At sabi po ni kapatid na M. Cruz, a blessed Thursday evening, brethren. Ganon din po sa inyo dyan, kapatid na M. Cruz Busgano. Ayun, sabi naman po ni kapatid na Mercedes Enriquez, gabing kay ganda mga kapatid sa kasaan yung mga masisipag mga young preachers, pagpalain sana tayo ng Panginoon, rejoice and smile shared. Thank you po kapatid na Mercedes at magandang gabi din po sa inyo, pagpalain po tayo nawa ng Diyos at salamat po sa inyo pong pag-share ng ating pong live streaming sa gabi pong ito. Sabi naman po na kapatid na May Ante Biatamayo, blessed evening mga kapatid, magandang gabi din po sa inyo, blessed evening din po kapatid na May Ante Tibia Tamayo. At muli po mga kapatid, atin pong mapag-aralan sa gabi pong ito ang 2 Samuel chapter 10, 1 Chronicles chapter 19, and in Psalms chapter 20. Kaya po mga kapatid, ibahagi po natin ang atin pong mga insights, yung atin pong mga katanungan. Kung meron po tayo mga katanungan, any comments that we can share mga kapatid na makakatulong sa ating pag-aaral sa gabi pong ito. Ayun, ready na siguro si kapatid na Jasper. Tawagin po natin. Ayun, medyo may
technical problem yung PC ni kapatid na Jasper. Basahin po natin. Sabi ni kapatid na Arcelle Jane Urbano, watching with you, KDBR family and brethren. Great evening to everyone. Great evening din po sa inyo, mga kapatid. Salamat po sa emoji. Ayun, at nirestart po ni kapatid na Jasper yung kanya pong laptop para po sa ganun ay makita po natin kung ano po yung technical issues, kung ano po yung pwede po nating gawin, mga kapatid. So, ayun, habang wala pa pong comments, and mga kapatid, inikayat din po namin kayo muli na atin pong i-share ang atin pong live streaming sa gabi pong ito. Sabi po ni kapatid na Emil Delirio, Brother Jacob, Brother Mark Joseph, Brother Mark Jasper, watching with you on DBR Recharge. Ayun, shout out po sa atin pong 18,000 live viewers. Sa atin pong mga viewers, mga kapatid, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Ayun, mukhang andito na si kapatid na Jasper, atin pong tawagin. Wala pa rin yung kanyang mic. Atin pong tignan. I-check po natin. Kapatid. Ayun. Mic test. Meron na ba? Mic test. So yun, maganda. At pwede na rin po siguro tayong mag-umpisa, mga kapatid. Ano po, habang siniset up po ng kapatid na Jasper yung kanya pong laptop. At kaya po, mga kapatid, atin pong simulan ang atin pong pag-aaral sa gabi pong ito sa pamamagitan po ng panalangin. At hilingin po natin si kapatid na Cedric na siya pong manguna sa atin sa ating opening prayer. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Sa pagpalang Diyos, Ama namin na nasa langit, siyang kataas-taasan sa lahat, na siyang lumikha sa amin, siyang palaging gumagabay at nagmamahal sa amin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat ng lubusan sa oras na ito, na kami po ay pinagkatipon-tipon ninyo, hindi mo po physically, bagkos sa platform na ito, kami po ay nagpapasalamat as we will learn your words, as we will absorb spiritual lessons sa aming buhay, namin pong may apply sa aming buhay bilang mga Kristiyano, at gayon din po upang sa gayon ay mas makilala ka po namin, Panginoon, mas mapalapit po kami sa inyo, at mas mapatatag po ang aming pananampalataya. Sa oras na ito, Panginoong Diyos, naway kami po ay inyong gabayan, may you keep this program productive, na kung sa gayon ay wala po nawang mga aperya na mangyari sa lahat ng amin pong gagawin ngayong gabi, naway may maganda po na internet connection, at gayon din po, Panginoong Diyos, naway hindi po mag-brown out, kung sa gayon ay tuloy-tuloy po ang aming pag-aaral sa gabing ito. Gayon din po sa amin po ng mga lecturers, may you guide us, may you give us the wisdom, the knowledge that we are needing this evening, at gayon din po sa mga nanonood, naming mga kapatiran, mga kaibigan po namin, naway kayo po ang patuloy na magbukas ng aming mga puso at ang aming mga isip in order for us to grasp your words in accordance to your will. At ganyan din po, Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba na humihiling ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang pagkakasala. Ito po ang aming dalangin mula sa pinakamatamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus, aming Diyos na kilang tagapagligtas. Amen. Amen. Thank you, kapatid na Cedric, sa panalangin. At pagpatuloy po natin ang ating pong pagbabasa. Sabi po ni kapatid po na Emil Dalir, good evening, family Sagurit, joining, being with us, listening, DBR Recharge. Good evening po, kapatid na Emil Dalirio. At sabi po ni kapatid na Arcelle Jane Urbano, blessed evening, Tower Young Handsome Lectures, Brother Angelo,
Joshua, Brother Cedric, Brother Jacob, Brother Mark Jasper, John Jacob, and to all viewers, listeners of DBR 2024 Recharge, may your Almighty God bless us all. Thank you po, kapatid na Arceli Jane Urbano, na nag-aimin po si kapatid na Diling, si kapatid na May Ann. Sabi naman po ni kapatid na May Zaporteza, blessed morning, evening po sa lahat. Magandang umaga po sa inyo, kapatid na May Zaporteza. Blessed evening to our beloved DBR host, family of Brother Junas, loving sister Alma and Hannah Faye. God bless the family. God bless din po, kapatid na Arceli Urbano. Salamat po sa pag-share, kapatid na Diling Aguilar. At shared down. Ayun, thank you po sa inyo pong pag-comment at pag-share ng ating pong live streaming sa gabi pong ito. Atin pong tawagin muli si kapatid na Jasper. Subukan po natin mga kapatid. Mute ka bro. Wala pa din. Ang atin pong babasahin sa gabi pong ito, mga kapatid, ay ang 1 Samuel, or 2 Samuel, chapter 10. 2 Samuel, chapter 10, 1 Chronicles, chapter 19, and on Psalms, chapter 20. At nag-emin po si kapatid na Emil Dalirio, nag-share dan din po, at salamat po sa inyo pong pag-share. Salamat po sa emoji, kapatid na Manny Mindiola. Amen. Thank you for the wonderful opening prayer, Brother Cedric. Praise God. Amen po, kapatid na Arceli Urbano. At kasama po natin si Sir Junas, kapatid na Junas, sa gabi pong ito. Blessed evening sa lahat po ng ating mga ka-DBR. Ayan po, good evening din po, kapatid na Junas Sagurit. At kasama po din natin si kapatid na Junas, kasama po niya ang ating pong mga estudyante dito po sa Asian Christian University, at kakatapos lamang po or patapos na po siguro yung atin pong midweek dito po sa Asian Christian University. At magandang gabi po mga kapatid. Blessed Thursday din po sa inyo, kapatid na Hannah Faye Sagurit. Sabi naman po ni kapatid na Paslimon, magandang gabi mga kapatid. God bless us all. God bless po kapatid na Paslimon. Share done, at salamat po sa pag-share, at salamat din po sa pag-tag ng inyo pong mga friends, FB friends, kapatid na Arceli Jane Urbano. Atin na po siguro ang tignan at basahin at pagbulay-bulayan ang salita po ng atin pong Panginoon. Ang magbabasahin po ni kapatid na Cedric ang atin pong mapag-aaralan sa gabi pong ito, mga kapatid. Sabi po ni kapatid na Marilyn De Vera, good evening po mga kapatid. Good evening din po kapatid na Marilyn De Vera. Habang po siniset up po ni kapatid na Jacob at ni kapatid na Jasper yung PC, atin pong simulan, atin pong basahin, kasi po tumatakbo yung oras po natin. At ibigay po natin kay kapatid na Cedric at isishare niya po yung kanyang screen. Ang babasahin po natin ngayon mga kapatid at mapag-aaralan ay makikita po sa 2 Samuel chapter 10, sa 1 Chronicles chapter 19, at sa libro ng mga awit kapitulo 20. Makipagbasa po kayo sa akin mga kapatid. Simulan po natin sa 2 Samuel chapter 10. Ginapi ni David ang Ammon at ang Syria. At nangyari pagkatapos nito, ang hari ng mga Ammonita ay namatay, at si Hanun na kanyang anak ay nagharing kapalit niya. Sinabi ni David, pagpapakitaan ko ng kagandang loob si Hanun, anak ni Nahas, gaya ng pagpapakita sa akin ng kagandang loob ng kanyang ama. Kaya't nagsugo si David sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod upang alubin siya tungkol sa kanyang ama. At dumating ang mga lingkod ni David upang salupain ng mga anak ni Ammon. Ngunit sinabi ng mga pinuno ng mga anak ni Ammon kay Hanun na kanilang Panginoon, inaakala mo bang pinararangalan ni David ang iyong ama? Kaya't siya ay nagsugo ng mga taga-aliw? Hindi kaya nagsugo si David sa iyo ng kanyang mga lingkod upang siyasatin ang bayan at upang titikan at upang ito
ay magapi. Kaya't binakip ni Hanun ang mga lingkod ni David at inakit ang kalahati ng kanilang balbas at pinutol ang kanilang mga suot sa gitna sa kanilang pigi at sila'y pinaalis. Nang ito ay ibalita ni David, kay David, siya'y nagsugo upang salubungin sila sapagkat ang mga lalaki ay lubhang napahiya. Sinabi ng hari, manatili kayo sa Jericho hanggang sa tumubo ang inyong balbas, pagkatapos ay bumalik na kayo. Nang makita ng mga Amonita na sila'y naging kasuklam-suklam kay David, ang mga Amonita ay nagsugo at inupahan ang mga taga-Syria sa Beth-Rehob at ang mga taga-Syria sa Soba, 20,000 kawal na lakad at ang haring si Maaka na may 1,000 tauhan at ang mga lalaking taga-Tob na 12,000 lalaki. Nang ito ay mabalitaan ni David, kanyang sinugo si Joab at ang lahat ng hukbo ng mga makapangyarihang lalaki. Ang mga Amonita ay nagsilabas at humanay sa labanan sa pasukan ng pintuang bayan at ang mga taga-Syria ng Soba ng Rehob at ang mga lalaking taga-Tob at mga taga-Maaka ay nasa parang. Nakita ni Joab na ang labanan ay nakatutok sa kanya sa harapan at likuran, pumili siya ng iilan sa mga hirang na lalaki sa Israel at inihanay sila laban sa mga taga-Syria. Ang nalabi sa kanyang mga tauhan ay inilagay niya sa pamamahalan ni Abisay na kanyang kapatid at kanyang inihanay sila laban sa mga Amonita. Kanyang sinabi, kung ang mga taga-Syria ay napakalakas para sa akin, ay tulungan mo ako. Ngunit kung ang mga Amonita ay maging napakalakas para sa iyo, darating naman ako at tutulungan kita. Magpakatapang ka at tayo'y magpakalalaki para sa ating bayan at para sa mga lunsod ng ating Diyos at gawin nawa ng Panginoon ang inakala niyang mabuti. Kaya't lumapit si Joab at ang mga taong kasama niya sa pakikipaglaban sa mga taga-Syria at sila'y nagsitakas sa harap niya. Nang makita ng mga Amonita na ang mga taga-Syria ay nagsitakas, sila man ay nagsitakas din sa harap ni Abisay at nagsipasok sa lunsod. Kaya't bumalik si Joab upang mula sa paglaban sa mga Amonita at dumating sa Jerusalem. Subalit nang makita ng mga taga-Syria na sila'y nagapi ng Israel, sila'y nagtipon-tipon. Nagsugo si Hadadezer at dinala ang mga taga-Syria na nasa kabila ng ilog Euphrates at sila'y dumating sa Helam na kasama ni Shobak na puno ng hukbo ni Hadadezer sa kanilang unahan. Nang ito'y balita kay David, kanyang tinipon ang buong Israel at tumawid sa Jordan at dumating sa Helam. At ang mga taga-Syria ay humanay laban kay David at lumaban sa kaniya. Ang mga taga-Syria ay tumakas sa harap ng Israel at pumatay si David ng mga taga-Syria ng mga kalalakihan ng 700 karuahe at 40,000 mga ngabayo at sinugatan si Shobak na pinuno ng kanilang hukbo, kaya't siya'y namatay doon. Nang makita ng lahat ng hari ng mga lingkod ni Hadadezer na sila'y nagapi ng Israel, sila'y nakipagpayapaan sa Israel at napasakop sa kanila. Kaya't natakot ang mga taga-Syria na tumulong pa sa mga Amonita. First Chronicles chapter 19. Ang sugo ni David ay nilapastangan ni Hanun. Pagkatapos nito, sinahas na hari ng mga anak ni Amon ay namatay at ang kanyang anak ay nagharing kapalit niya. At sinabi ni David, papakitunguhan ko kung may katapatan si Hanun na anak ni Nahas sapagkat ang kanyang ama ay nagpakita ng katapatan sa akin. Kaya't nagpadala si David ng mga sugo upang aliwin si Hanun tungkol sa kanyang ama. Nang ang mga lingkod ni David ay dumating kay Hanun sa lupain ng mga anak ni Amon upang aliwin siya, sinabi ng mga pinuno ng mga anak ni Amon kay Hanun, na akala mo bang pinararangalan ni David ang iyong ama?
sapagkat siya'y nagsugo ng mga aliw sa iyo? Hindi ba ang kaniyang mga lingkod ay pumarito sa iyo upang siya sa atin, ibagsak at titikan ang lupain? Sa gayoy sinunggaban ni Hanun ang mga lingkod ni David. Inakitan sila at ginupit sa gitna ng kanilang mga suot hanggang sa kanilang pigi at sila'y pinaalis. At sila'y humayo. Nang ibalita kay David ang nangyari sa mga lalaki, nagsugo siya upang salubungin sila. Sapagkat lubhang napahiya ang mga lalaki at sinabi ng hari, manatili kayo sa Jericho hanggang sa tumubo ang inyong balbas at pagkatapos ay bumalik kayo. Nang makita ng mga anak ni Amnon na sila'y naging kasuklam-suklam kay David, si Hanun at ang mga anak ni Amnon ay nagpadala ng 1,000 talentong pila upang umupa ng mga karwahe at mga mangangabayo mula sa Mesopotamia sa Aram Maaka at mula sa Soba. Umupa sila ng 32,000 karwahe at ang hari ng Maaka at ang kanyang hukbo na dumating at nagkampo sa harap ng Medeba. At ang mga anak ni Amnon ay nagkatipon mula sa kanilang mga bayan at dumating upang makipaglaban. Nang ito'y mabalitaan ni David, sinugo niya si Joab at ang buong hukbo ng mga mandirigma. Ang mga anak ni Amnon ay lumabas at humanay sa pakikipaglaban sa pasukan ng lungsod at ang mga hari na pumaroon ay sama-sama sa kaparangan. Natalo ang Amnon at ang Aram. Nang makita ni Joab na ang labanan ay nakatuon sa kaniya sa harapan at sa likuran, pinili niya ang ilan sa mga piling lalaki ng Israel at inihanay sila laban sa mga taga-Aram. At ang nalabi sa mga tauhan ay kanyang ipinamahala sa kanyang kapatid na si Abisay at sila'y humanay laban sa mga anak ni Amnon. At sinabi niya, kung ang mga taga-Aram ay nagpakalakas para sa akin, tutulungan mo ako. Ngunit kung ang mga anak ni Amnon ay napakalakas para sa iyo, tutulungan kita. Magpakatatag ka at tayo'y magpakalalaki para sa ating bayan at para sa mga lunsod ng ating Diyos at gawin nawa ng Panginoon ang inaakala niyang mabuti para sa kaniya. Kaya't si Joab at ang mga taong kasama niya ay lumapit sa harapan ng mga taga-Aram sa pagkikipaglaban at sila'y tumakas sa harapan niya. Nang makita ng mga anak ni Amnon na ang mga taga-Aram ay nagsitakas, sila ay tumakas din mula kay Abisay na kanyang kapatid at pumasok sa bayan. At si Joab ay pumunta sa Jerusalem. Ngunit nang makita ng mga taga-Aram na sila ay natalo ng Israel, sila ay nagpadala ng mga sugo at isinama ang mga taga-Aram na nasa kabila ng Euphrates. Nakasama ni Sofak na punong kawal ng hukbo ni Hadadezer upang manguna sa kanila. Nang ito'y balita kay David, kanyang tinipon ang buong Israel, tumawid sa Jordan, pumaroon sa kanila at inihanay ang kanyang hukbo laban sa kanila. Nang maihanda ni David ang pakikipaglaban sa mga taga-Aram, sila'y nakipaglaban sa kaniya. At ang mga taga-Aram ay tumakas mula sa harapan ng Israel. At pinatay ni David sa mga taga-Aram ay 7,000 katao na nakasakay sa karwahe at 40,000 kawal na lakad at si Safak na punong kawal ng hukbo. Nang makita ng mga lingkod ni Hadadezer na sila'y natalo ng Israel, sila'y nakipagpayapaan kay David at napailalim sa kaniya. Kaya't ang mga taga-Aram ay ayaw nang tumulong pa sa mga anak ni Amnon. Mga awit kapitulo 20. Sa punong mga awit ni David. Ang Panginoon ay sumasagot sa iyo sa araw ng kaguluhan. Ang pangalan ng Diyos ni Jacob ay magtataas sa iyo. Nawa'y saklolohan kanya mula sa santuwaryo at alalayan ka mula sa Zion. Maalala nawa niya ang lahat mong mga handog at tatanggapin niya ang iyong mga handog na sinusunog. Nawa'y ang nais ng iyong puso ay pagkaloob niya sa iyo at tuparin ang lahat ng mga panukala mo. Kami magagalak sa iyong pagliligtas. At sa pangalan ng aming Diyos, kami ay aming itataas ang aming mga watawat. Ganapin nawa ng Panginoon ang kahilingan mong lahat.
Ngayon, nalalaman ko na tulungan, natutulungan ng Panginoon ang kanyang pinahiran ng langis. Sasagutin niya siya mula sa kanyang banal na langit na may makapangyarihang pagkatagumpay sa pamamagitan ng kanyang kanang kamay, ipinagmamalaki ng ilan ang mga karwahe at iba pang mga at iba ay ang mga kabayo. Ngunit ipinagmamalaki namin ang pangalan ng Panginoon naming Diyos. Sila ay mabubuwal at bubuo, ngunit kami ay titindig at matuwid na tatayo. Bigyan ng tagumpay ang Hari o Panginoon. Sagutin nawa kami kapag kami ay tumatawag. Ito po ang atin pong mga nabasa sa 2 Samuel chapter 10, 1 Chronicles 19, at gayon din po sa Psalm chapter 20. At purihin po nawa ang Panginoong Diyos ang lahat ng ating mga nabasa. Balik po natin kay kapatid na Angelo Joshua para po sa anchorship. Salamat kapatid Cedric sa malinaw na pagbabasa ng atin pong mga pag-aaralan sa gabi pong ito. Ipatuloy po natin yung atin pong pagbabasa. Acknowledge po natin yung ating pong mga kapatid. Salamat po kapatid na Menemendiola sa inyo pong pag-share ng atin pong live streaming sa gabi pong ito. Good evening mga kapatid, sabi po ni kapatid na Bella Volcrin, ganun din po. Blessed Thursday night mga kapatid, sabi po ni kapatid na Belinda Palacio, Balbalosa. Blessed evening din po sa inyo at salamat po sa pagtag ng inyong pong mga friends sa Facebook. Sabi po ni kapatid na Marcita Donay, blessed evening po mga kapatid, blessed evening din po sa inyo kapatid. Blessed Thursday evening brothers and sisters in Christ. Happy watching sa DBR program Recharge 2024. Hello, young lecturers, ngayong gabi, good evening po sa lahat. May God bless us all. God bless po, kapatid na Manny Mendiola, at salamat po sa inyo pong pag-tune in sa gabi pong ito. Blessed evening po mga kapatid, sabi po ni kapatid na Nore Cabrera Do. At good evening po mga kapatid, sabi po ni kapatid na Gilbert Salpora. God bless po sa lahat. Shared, salamat po sa inyo pong pag-share, kapatid. Boy, Cesario is watching with you. Kapatid Nati Apaga Cesario, salamat po sa inyo pong pagko-comment. Amen. Praise God for the reading of 2 Samuel chapter 10, 1 Chronicles chapter 19, Psalms chapter 20. Thank you so much, Brother Cedric, for nice and clear reading of God's Word this evening. Glory to God. Glory to God po, mga kapatid. At si kapatid po na Jasper ay siguro po, mga kapatid, ay hindi po natin makakasama sa gabi pong ito. Dahil po sa technical issues. Pero kasama po natin siya. Katabi po namin. Si kapatid po na Jasper. Siguro kung may gusto po siyang sabihin ay pwede po siyang makisama po sa amin dito sa atin pong discussions. Kasi katabi, magkakatabi lang din po naman kami. Mga kapatid, sabi po ni kapatid na Alma. Salamat po sa inyo pong pagtag, na inyo pong mga friends at na inyo pong followers na imbag nga rabi, kada kayo amin tatapsat, kasamat kada kayo ang nalalaing nga lectures at na imbag nga rabi din, kapatid na Alma Arciaga, Sagurit at ganoon rin po sa atin pong mga kapatid na kasama po natin sa gabi pong ito. Salamat po sa emoji, kapatid na Manny Mendiola. Maraming salamat sa panalangin na para sa nag-comment po si kapatid na Mercedes Enriquez. Maraming salamat sa panalangin na para sa manugang ko nung na-emergency dito na siya sa bahay at nagpapalakas. Sana ituloy pa natin ang panalangin para sa kanya at kay sister na Nitang Domingo na ng Plaridel Congregation. May karamdaman din. Thank you. Inonote po natin yan kapatid, para po sa atin pong closing prayer po mamaya. Ayun, amen and thank you, Brother Cedric, for nice and wonderful clear reading on 2 Samuel chapter 10, 1 Chronicles chapter 19, and Psalms chapter 20. To God be the glory. To God be the glory po, kapatid na Emil Delirio. Thank you so much, Brother Cedric, for the clear and speedy reading of 2 Samuel chapter 10, 1 Chronicles chapter 19, Psalms chapter 20. To God be the glory. To God be the glory po, kapatid. At shout out pong muli sa atin pong 34,000 live viewers, mga kapatid. Kanina, umabot tayo ng 50,000, mga kapatid. At atin na po sigurong simulan, ano po, yung atin pong mga mapag-aaralan sa gabi pong ito with regards on, unahin po natin sa 2 Samuel chapter 10. May pahabol po na comment.
watching with you, DBR Loving Family, Bro Jonas, and Family Faithful Young Lecturers, viewers, may God bless us all. God bless din po, kapatid na Susana Lopez. And po, atin pong pagbulay-bulayan ang 2 Samuel chapter 10. At open po yung stage kung ano po yung atin pong may bibigay na insights na may babahagi po natin with regards dito po sa atin pong mga mapag-aaralan sa gabi pong ito. At kayo din po mga kapatid, feel free to use the comment section, the chat box, para po ibahagi din po ang inyong pong mga insights or ibahagi din po ang inyong mga katanungan. Sino ang mauna? Kapatid na Jacob, kapatid na Jasper, kapatid na Cedric, kapatid na Joseph. Ayun, unaan na daw ni kapatid na Jacob. So once again, good evening po sa ating lahat. Dito po sa 2 Samuel chapter 10 verse 1 through 5. Makita po natin dito yung diplomatic incident na po na kung saan ay na-misunderstood ni yung hari ng Ammonites, no po, si King Hanun, no po. So alam naman po natin, no, makita po natin, nabasa po natin na nagpadala po si David ng kanyang mga tauhan, kanyang mga men para magpakita ng pagkikiramay doon sa hari, no, sa kanyang ama, no, na kumanaw. So makita po natin dito na kahit na malinis po yung intensyon ni King David ay minasama nitong si King Hanun, no, na misinterpret niya po, kaya nag-cause po ng somewhat conflict, no, nag-cause po ng war between the Israelites at Ammonites. So dito po, while reading this, mga kapatid, these verses, no, ako po ay napapaisip, no, na hindi lahat ng kabutihan na pinapakita mo sa tao ay na-appreciate ito, no. You cannot please everyone, sabi nga po nila. So kahit na anong gawin mong kabutihan sa isang tao, kahit na gaano ka compassionate, thoughtful na tao, meron at meron masasabi na negative yung isang tao sa iyo, no. Kahit na napaka-pure, napaka-sincere ng ginagawa mo sa kanila, mamimisinterpret nila ito, no? Siguro ay hindi ka pa ganun kakilala, siguro, no? Or sila po ay naiinggit or somewhat, pero dito po sa kasong ito, sila po ay na-insecure, no? Kaya ginawa po nila yun sa kanilang security. So dito po, mga kapatid, another na lesson doon po sa verses 15 to 19 about the trusting in God's protection. So dito po, kahit na outnumbered po sila, no, sila po ay meron po silang pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos, no. So tayo po, mga kapatid, kahit na tayo po ay outnumbered, no, kung nasa sa atin ng Panginoong Diyos, ay tayo po ay magiging victorious, no po. So doon po sa first, basahin ko lang po itong verse na sa 2 Chronicles chapter 32 verse 7, sabi niya, "Be strong and courageous, do not be afraid nor dismayed before the king of Assyria, nor before all the multitudes that is with him, for there are more with us than with him." So, we have the capability, the ability to overcome and conquer all those battles in life. So yun lang po yung aking may babahagi dito po sa 2 Samuel chapter 10. Amen. Kapatid na Jacob, ganda po nung additional or additional yung insight na binigay po sa atin ni kapatid po na Jacob. At ano pa po yung pwede nating may bigay na insight po dito? I think sa akin naman, with regards to courage, with regards to courage, kasi makikita natin dito na marami yung kalaban nila eh. Marami yung pinadala nung ni na Ammon at nung Syrians. At andyan din po yung bilang, makikita po natin. And now, si Joab,
nung nakita niya na meron sa harap, meron sa likod, sinabihan niya yung mga kasama niya eh. And sa verse 12, kung atin pong titignan, sabi niya po dito sa, or basahin natin sa verse 11, and he said, sabi po ni Joab, if Syrians are too strong for me, then you shall help me. But if the Ammonites are too strong for you, then I will come and help you. So sabi niya dun sa verse 12, be of good courage and let us be courageous for our people and for the city of our God, and may the Lord do what seems good to Him. Mga kapatid, it calls us and it reminds us, mga kapatid, na kailangan natin to pray for courage din. Ano? Because sa ating buhay din, application sa ating pong buhay bilang mga Kristiyano, in our everyday life, we are facing many challenges. We are facing many temptations, especially temptations. Diba? Because Satan is always trying to redirect yung path natin eh. Nailayo tayo sa ating daan patungo sa ating Panginoon. That is why, let us pray for courage, mga kapatid. And let us be bold with it, mga kapatid, on praying for courage. Kasi nga, it will also lead us to be bold doon po sa salita ng atin pong Panginoon na maibahagi pa ang salita po ng atin pong Panginoon. Kasi may mga tendencies na nahihiya tayo sa ating pananampalataya. There are instances na nahihiya tayo that we are following Christ. May mga instances din, mga kapatid, siguro sa atin pong buhay, maaring nararanasan natin yung mga ganong mga pagkakataon sa atin pong buhay, mga kapatid. Baka minsan nahihiya tayo kung ano yung masasabi ng iba sa atin. Ayan, Kristiyano. Araw-araw na, or kada Sabado nakikita ko yan, naglilibot. Araw-araw, or kada Linggo nakikita ko yan, umaatid ng Sunday worship. Makaminsan, naiisip natin yung mga ganun, mga kapatid. But let us always remember that kung ano man yung mga challenges na napagdadaanan natin, pinagdadaanan po natin. Ano po? Let us always pray for courage. Yun lang siguro yung gusto kong may dagdag dito. Sabi po ni kapatid na Araceli, amen, Brother Jacob, very well said inputs. Be strong in the Lord and His mighty powers. God is our mighty fortress. Amen po, kapatid na Aracel Urbano. Ano pa kaya yung pwede nating may dagdag dito, kapatid, mga kapatid? Siguro, dagdagan ko dun sa ano, dun sa verse 11. Thank you, kapatid na Joshua, sa iyong insight. Actually, yung chapter na ito, mga kapatid, it's not that familiar sa akin, ano? Minsan, siguro yung iba po sa atin, first time na encounter itong si Joab or kung sino pa man yung mga characters na sinabi dito. Ngunit napakarami pong napagandang lesson. Natignan po natin kanina yung sinabi ni kapatid na Joshua doon po sa chapter 11. Nakita po niya yung about doon sa courage na kahit napakarami ng kalaban, kaya nilang talunin because God is with them. Now, makita rin po natin dito, mga kapatid, yung tignan po natin yung sinabi dito sa verse 11. Sabi dito, kanyang sinabi, kung ang mga taga-Syria ay napakalakas sa akin, ay tulungan mo ako. Ngunit kung ang mga taga-Amonita ay maging napakalakas para sa iyo, darating naman ako at tutulungan kita. So, given the fact, mga kapatid, ano po, na meron sila ng courage na pinili sila, pinadala sila ni David para makipaglaban at alam nila na kasama nila ang Diyos, well, nandun din, mga kapatid, yung pagtutulungan nilang dalawa. They recognize God and they recognize also each other. Merong unity, mga kapatid. They are helping each other sa kanilang pakikipaglaban. Ano po? Now, tayo po bilang mga Kristiyano, paano natin naipapakita that we are helping each other, lalong-lalo na po sa loob ng iglesia, di ba? Doon sa Galatians chapter 6 verse 2, sabi po doon sa NKJV, bear one another's burden and so fulfill the law of Christ. Kung meron pong nanghihina, mga kapatid, na mga kapatiran, of course, hindi po nawawala yan. Ano? Meron at meron yung mga nadi-discourage, lalong-lalo na po yung mga bagong Kristiyano. Sometimes, pumasok ako, naging Kristiyano ako, pero bakit ganito yung nangyayari sa aking buhay?
O kahit sabihin natin matatag na Kristiyano, sometimes nanghihina pa rin po ito, mga kapatid. Na tayo po bilang mga Kristiyano, ang atin pong job din na gustong gawin natin na sinabi ng Panginoong Diyos is to help each other. So, kung meron po tayong nakita ng mga kapatiran na nanghihina ng lulupaypay, it is our job also, di ba mga kapatid? Mga kapatid na Joseph, Angelo, Jacob, and Jasper. It is our job na palakasin natin sila. Na sabihin natin that God is with them. Na hindi sila papabayaan ng Diyos. Ano po? Now, sometimes, preachers din po ay nanghihina. Ano po? Kami rin po. At of course, tao po tayong lahat. Wala pong alien sa atin. Ano po? So, nanghihina rin po even preachers, mga kapatid. So, it's not only the preacher or your preacher in your own congregation na sila yung mag-encourage po sa inyo. Sometimes, mga kapatid, we need also encouragement. Hindi man namin maipakita na kami ay nanghihina or nanglulupaypay. We need encouragement, mga kapatid. Ganyan din po. For example, sa loob ng iglesia, ay meron pong isang Kristiyano na he is seeking the word of God. Kailangan niya ng tulong kung paano nga ba yung pagsisermon or paano nga ba mapa-improve yung kanyang song leading. So, if we know also kung paano yung mga bagay na yun, let's help them also, mga kapatid. Let us disciple yung mga Kristiyano na yun, lalong-lalo na yung mga willing hearts. Ano po, meron mo yung mga willing hearts? Gayun din po, ay kailangan ay wag natin silang iwan. Ano po? At isa pa dito, kasi doon sa atin pong binasa kanina sa Galatians chapter 6, kung babalikan natin sa verse 1, gayon din po yung mga nanghihina spiritually, you who are spiritual, restore such a one in a spirit of gentleness, considering yourself less also be tempted. Lalong-lalo po yung mga kapatiran po natin na hindi na umaattend ng iglesia, di ba? Na nakalimot na sa Panginoon. It's our job also to restore, mga kapatid. Kahit hindi po tayo yung preacher sa loob ng iglesia, ay sama po tayo. For example, meron po tayong activity, restoration. Bisitahin natin yung mga kapatiran natin na nanlulupaypay. At upang sa gayon ay bumalik sila sa pananampalataya. Di ba? Gayon po yung, ma-share ko lang po, ganun po yung ginawa namin sa Mangaldan. At while I'm leading songs, last time, song leading, nakita ko po, mga kapatid, yung result ng work po doon. Ano? Yung mga hindi mo nakikita noon na mga kapatiran, 1 year na hindi umattend or half a year na hindi umattend, nandun sila. At napakaganda sa feeling, sama-sama po lahat na nanambahan, naninilbihan sa Panginoong Diyos. So, wag po tayong maging self-centered. Bagkos, let us help also each other. Katulad ni Joab kay Abisai at kay Abisai kay Joab, na sila po ay nagpapalakasan sa kanilang pakikipaglaban. So yun, yung may dadagdag ko. Ano? Napahaba yata. Yun yung may dadagdag ko kay sa sinabi po ni kapatid na Angelo. Amen, kapatid na Cedric. Encourage yung mga kapatid po natin. Hindi po i-discourage, mga kapatid. Kundi maging encouragement po tayo sa atin po, mga kapatid. Kapatid na Joseph. So sa akin, mga kapatid, doon sa verses 2 to verses, I think verses 4, na kung saan itong si David gusto niyang kaibiganin itong mga itong si Hanon at yung anak ni Nahas. At makita po natin nung dumating na ang mga ito, mayroong mga pinunong Ammonita na siniraan or parang mali sinulsulan. No, so kailangan, yung gusto kong ipakita dito, kailangan natin unawain yung intention. We need to have this discernment. Kasi nangyayari din sa iglesia ito eh. Kailangan yung alamin kung ano yung nangyari sa kwento, kung alamin kung paano yung uso yung magtanong, yung 'di ba? Yung magpaliwanag upang maiwasan yung maling haka-haka. 'Di ba nangyayari din minsan? For example, nakita ko si Brother Cedric, may kasamang iba.
yun pala, pinsan niya. Tapos sinabi doon sa iba, sa mga kapatid, nakita ko, may iba na naman si Brother Cedric ah. Diba? Yun, mga haka-haka, kailangan natin magkaroon ng discernment than judgment. Sabi nga sa low, I think low 2 or low 1 na napag-aralan po namin, you need, kapag for example, may nag-away, kailangan mo malaman yung side ng offender, and then you need to know yung side ng defender, and then tignan mo din kung ano yung totoo, di ba? Parang ganun po, mga kapatid. Parang pinapakita ko dito, we need to have more discernment rather than judgment, mga kapatid. Di ba? Nangyayari din ito sa loob ng iglesia. So, mga kapatid, alamin po natin yung buong istorya. Para lang tayo nagbabasa ng libro. Di ba? Hindi pwede na pumunta kang conclusion. Hindi mo maintindihan yung pinag-uusapan sa isang libro. So, ibig sabihin, you need to know the introduction, you need to know the body, and you need to know yung conclusion, mga kapatid. Bago natin i-conclude, no? So, yun. Hindi ko alam kung may dadagdag kayo doon sa sinasabi. Ayan. Amen, kapatid na Joseph. Sabi po ni Nanay, kapatid na Emil Dalirio. Amen, Brother Angela and Brother Jacob, for a great explanation about courage. And amen, dapat maging matatag tayo sa anumang aspeto as Christians. Huwag tayong mahiya or kabahan sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kasama natin ang Diyos, hindi niya tayo iiwan, hindi rin tayo pababayaan. Amen po, kapatid na Emil Dalirio. At sabi po ni kapatid na Felio Campo, good evening at salamat po sa pagtag ng inyo pong mga kapatid or ng inyo pong mga kaibigan sa Facebook. Sabi naman po ni kapatid na Lourdes Tarok Mary, watching with you, DBR loving family of Brad Jonas, Brad Attorney Jonas, faithful lecturers, brethren, and listeners. Thanks God. Thank you din po sa inyo pong pag-share, kapatid na Lourdes Tarok Mary. Balikan lang po natin yung mga acknowledge natin kanina. Si kapatid na Roberto, pulintang na imbag narabik, kada kayo or kada kay amin, kakabsat iti apo nga madama, nga agbuybuya iti DBR. Nang roon na kada kayo, mga bro. Kasamat ka niya, kabsat nga Roberto. Salamat ti pag-share. Ti live streaming tayo. Ganon din po kay kapatid na Susana Lopez na imbag nga rabii. Amen, mga guwapong brothers. God is good always. God is good po, kapatid na Lori Aguilar Palayo. Magandang gabi po, mga kapatid, mga young brothers. Blessed Thursday to all of us. Kapatid na Myrna Vergara. Ayun, salamat po sa inyo pong comment at sa inyo pong pag-join sa atin pong live streaming sa gabi pong ito. Ang ganda ng mga insights, ano po, mga kapatid. At dagdag ko lang pala, with regards doon po sa courage, kasi pinaalala din ni Apostle Pablo yun kay Timoteo, di ba? With regards to courage, for God has not given us the spirit of fear, but of power. Sabi niya doon, but spirit of power. Sabi po doon po sa 2 Timothy, mga kapatid. Makikita po natin yan. At yun lang yung gusto kong ilagdag. Maliban lang kung naroon kayong gusto nila. Kapatid na Jasper. So yun, good evening muli sa ating lahat. So yung gusto ko lang idagdag dito ay yung lesson na nalaman ko dito sa 2 Samuel chapter 10 ay doon sa paghahanda ni David. Nung nalaman niya na mayroong mga susugod or merong mga susugod sa kanila, ay agad niyang nilikom yung mga army niya. At sila ay nag-prepare at kinuha niya yung mga mighty men, yung mga malalakas. So tayo din na mga Kristiyano, as a connection to our lives, minsan marami tayong mga pinagdadaanan, marami tayong mga challenges, especially Church of Christ, di ba? Pag sa iba, hindi nila alam na meron palang yung Church of Christ meron palang Church of Christ, di ba? Kaya pag sinasabi natin kung ano yung religion natin, sasabihin nila, hindi namin alam yan, bro. Sabi nila, di ba? Kaya merong mga tao talaga na mas inaano nila kung saan yung mas madami. Kaya tayo ng mga Kristiyano na kahit kakaunti man tayo, pero sabi nga ng Diyos, gagawin niya yung tama. Gagawin niya kung ano yung tama. Kaya tayo ng mga nasa Kanya ay tutulungan niya tayo. Tutulungan niya tayo para ma-overcome yung mundo. Para malaman ng lahat ng tao na
tayo ay yung tao ng Diyos ay nandito, yung katotohanan ay nasa atin at tayo ay magiging victorious dahil sa katotohanan na nasa atin. So yun lang yung gusto kong i-share sa ating lahat. Amen, kapatid na Jasper. Maganda din yung mga insight na binigay ni kapatid na Arceli. Amen, Brother Cedric. As Christians, casting all your care upon Him, for He cared for you. Sa 1 Peter chapter 5, verse 7. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? Psalm chapter 27, verse 1. Amen po, kapatid na Arceli. Salamat po sa inyo pong karagdagan with regards sa napag-aralan po natin at sa insight ni kapatid po na Cedric. Sabi naman po ni kapatid na Mary Bundol Baliwang, good evening to everyone. I'm watching. Ayan po. Good evening din po sa inyo. Any addition pa, mga kapatid? Ganda yung kanano kasi parang nakikita din natin ito sa ating buhay bilang Kristiyano talaga eh. Every time na naiisip natin and every time na tayo ay naglalakbay bilang mga Kristiyano, we are also facing thousands of hindi mabilang-bilang na problema. Amen. Hindi masukat-sukat ng mga pagsubok na pinagdaraanan natin bilang mga Kristiyano. Kaya with regards to courage, sa atin pong panalangin to encourage others also. Ano po mga kapatid, para to have the unity as church, to have the unity para po sa atin pong paglalakbay bilang mga Kristiyano, mga kapatid. Napaka-importante na malaman po natin ang mga bagay na ito. Ano po, kaya salamat sa mga insights mga kapatid. At tatlong libro po yung atin pong pag-aaralan sa gabi pong ito. And I think dako na ba tayo? Wala na bang mga karagdagan or any additionals? Abang nagantay pa tayo ng mga comments ng ating pong mga kapatid. I-start ko lang yung last na nag-comment. Yun lang ba yung ating may dadagdag or may bibigay ng mga insights dito sa 2 Samuel chapter 10? O meron pa? Kapatid na Joseph. Ito po, may tanong si Nanay Diling. Sabi ni Sister Diling, sorry mga kapatid, concentration is poor because I'm surrounded with many sounds beyond my control. Tanong ko na lang, what moral lessons we gained from 2 Samuel chapter 10? Are there spiritual implications to us believers of David's life? Thank you. Okay po, maraming salamat Nanay Diling. Siguro unahin ko na ang mga kapatid, nasagutin yung kay Nanay Diling. So, gaya po ng mga natakol po natin ng mga lessons kanina, ng mga napakagandang lessons na ma-apply po natin sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Tanong po ni Nanay Diling, it focuses on David's life, kung ano po yung mga ginawa ni David po dito. So, una po, doon pa lang sa unahan ng 2 Samuel chapter 10 ay makikita na po natin kung ano yung ginawa ni David. Basahin po natin sa verse 2 mga kapatid. Sinabi ni David, pagpapakitaan ko ng kagandahang loob si Hanon na anak ni Nahas gaya ng pagpapakita sa akin ng kagandahang loob ng kaniyang ama. Whoops! Ano po daw yung sabi mga kapatid? Dahil yung ama ni Hanon na yung present na hari ng mga Ammonites this time already, mga kapatid, na si Nahas ay nagpakita ng kagandang loob kay David. Nung namatay itong hari na ito, na si Nahas, ay sabi ni David, pagpapakitaan ko ng kagandang loob si Hanon na anak ni Nahas. Ano po yung mga matututunan po natin doon? Ano po? Etong si Nahas ay nagpakita ng magandang loob dito po mga kapatid, kay David. Now itong si David ay gusto niyang ibalik mga kapatid, yung ginawa nitong si Nahas. So, what I mean is, sa atin po bilang mga Kristiyano, kasi yung question po ni Nanay Diling, directly spiritual implication sa atin. Siguro, punta po ulit tayo sa chapter na binasa natin kanina, Galatians chapter 6. Ano po yung sinabi po doon? Doon sa verse 7, sabi po dito,
Do not be deceived. God is not mocked. For whatever a man sows, that he will also reap. Ano po? Unang-una po mga kapatid, magkaiba po yan sa karma. Ano po? Yung karma ay hindi po biblical. It connects doon po sa mga doctrine ng mga ibang religion, connected doon sa reincarnation, so on and so forth, na kapag gagawa ka ng mabuti, ay parang nag-iipon ka ng mabuti para next life, ay hindi ka magiging ahas o kung ano mang mga creatures. Ano po? Now, dito po, what you sow is what you reap. Nagpakita ng kagandaang loob, and then makakatanggap rin ng kagandaang loob na galing kay David. So tayo po bilang mga Kristiyano, ano po, paano po tayo nagiging good example sa loob ng iglesia? Paano po yung actions po natin ay impactful sa loob ng iglesia? Ano po? For example, tayo po is a worker of the church. Kunyari tayo po mga preachers. Paano po tayo nagiging good example sa iba? If we are striving, if we are doing our best sa Panginoong Diyos, and yet, best rin po yung matatanggap po natin, di ba? For example, tayo po ay nag-visit sa ating mga kapatiran and we did our best to encourage them, we did our best to napalalahanan sila, to glorify God, to worship God, na mayroong Diyos na ating sinasamba. Ano po yung kagandahan, di ba? Minsan, kahit yung simple na pag-attend lang nila ay nai-encourage na po tayo. Diba, ginagamit tayo ng Panginoong Diyos as instruments ng kanyang work, mga kapatid. At God is using us for us to be encouraged also. Because all things work together for good to those who love God. Ano pa po, mga kapatid? E paano kapag tayo ay hindi nakikipag-participate sa mga gawain sa iglesia? For example, may door knocking at hindi tayo uma-attend. For example, tayo ay cleaners, hindi tayo naglilinis. For example, tayo ay yung song leader o kaya naman prayer leader or tayo yung magbimensahe sa Sunday pero hindi tayo sumipot. Ano po yung mga matatanggap natin? Siguro kung meron tayong kailangan sa kapatiran, ano? Siguro, minsan, ay, si ganito, hindi naman sumisipot, di ba? Minsan, kapag tayo ay nagja-judge doon sa ating mga kapatiran, minsan iba na rin yung tingin nila sa atin. Kaya tignan po natin kung ano yung mga actions po natin, lalong-lalo na sa loob ng iglesia, mga kapatid. Instead that negative actions, ay let us fill it with positivity. Ano po? For example, yung mga Israelita doon sa wilderness, ano yung ginawa nila? Nung walang tubig sa Numbers chapter 20, nagreklamo sila. Ano yung natanggap nila, mga kapatid? Because they're always complaining, they are contending with Moses, nagre-rebellion po sila, and rebellion means contradicting yung sa authority ng Panginoong Diyos. Doon sa verse 12 ng Numbers chapter 20, if I'm not mistaken, ay hindi po sila, sabi doon na hindi nila matatanggap yung promised land. Of course, I am talking about the first generation of the Israelites na hindi nakapasok doon sa promised land. Ano pa, mga kapatid? Kung tayo ay sumusuway sa utos ng magulang natin, nung tayo ay bata pa, nakaranas na ba kayo ng pamalo? Di ba? Sino ang hindi pa nakaranas? Brother Joshua. Siguro, nakaranas na tayo ng discipline from our parents. Kasi nga, hindi maganda yung ginawa po natin, mga kapatid. At gayon din po sa loob ng iglesia, kapag hindi po maganda palagi yung ginagawa natin, ay meron din pong discipline galing sa Panginoong Diyos. But if we feel with positivity in life, ay positivity rin po. Positive things din po yung matatanggap po natin. Kung tayo ay nagmahal, mamahalin din po tayo. Pero kapag tayo ay nang-away ng ating kapwa, baka mamaya ay susugurin tayo sa ating bahay. Ano po? So, gaya po ng ginawa ni David, dahil kagandahang loob ang natanggap nila, ay gusto niya rin na ibalik yung kagandahang loob. Ngunit, ano po yung nangyari? Gaya ng sabi ni Brother Joseph, etong mga tao dito po sa yung mga Ammonites, mga kapatid, yung mga alagad ni Hanun, ano po yung ginawa nila? Sabi nila, kung basahin ulit natin sa verse 2,
kaya't nagsugo si David sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod upang aliwin siya tungkol sa kanyang ama. At dumating ang mga lingkod ni David sa lupain ng mga anak ni Amon. Sa verse 3, ngunit sinabi ng mga pinuno ng mga anak ni Amon kay Hanun na kanilang Panginoon, inaakala mo bang pinararangalan ni David ang iyong ama, kaya't siya ay nagsugo ng mga taga-aliw? Hindi kaya nagsugo si David sa iyo ng kanyang mga lingkod upang siyasatin ang bayan at upang tiktikan at upang ito ay magapi? Di ba? Minsan kahit maganda yung gusto natin na gawin sa ibang tao, ay meron pa rin yung mga, parang yung sabi po ni kapatid na Jacob kanina, that we cannot please everybody. Ano po? Kaya naman, kailangan natin ng discernment. Tukuyin natin kung ano yung totoong purpose, mga kapatid. Kasi bilang mga Kristiyano, delikado po yung maling akala. Maling akala. Akala mo, inaaway ka nila at inaaway mo sila. Yun pala, hindi ka pala nila inaaway, di ba? Lalong-lalo na po in the doctrine of the Lord Jesus Christ. Alam niyo po yung mga taga Berea doon sa Acts chapter 17 verse 11. Ano po yung ginawa nila? They're open-minded. They're willing to receive yung message ng Panginoong Diyos. Pero ano yung ginawa nila? Sa mga nagturo sa kanila ay hindi agad sila naniwala, but they carefully examined the scriptures kung totoo yung sinabi ni Apostol Pablo. Ibig sabihin, ine-examine po muna nila. Meron yung understanding, meron yung discernment na hindi sila nagja-judge agad na eto, okay na ito. Hindi katulad ng mga alipin. Ano po mga kapatid, yung dito yung alipin ni Nahon na napaka-judgmental na maganda na nga yung gustong gawin ni David. Sabi niya, etong mga ito, spice lang yan. Natitignan yung ating lupain, natiktikan tayo upang tayo ay magapi, di ba? So, it is very sad thing mga kapatid. Kapag tayo ay may maling akala, ay iwasan na po natin yan. It can cause chaos lalong-lalo na sa loob ng iglesia ng Panginoong Hesukristo. For example, sa tingin mo, ay itong tao na ito ay hit na hit ka, pero hindi pala. Sa tingin mo lang, in your own perspective. At ano yung ginawa mo? Inaway mo siya or the worst, nagkaroon ka or ikaw yung cause ng division sa loob ng iglesia. Ano po yung effect? Ikaw ay nagkasala sa Panginoong Diyos. At lalong-lalo na mga kapatid, gaya ng mga taga Berea, that they examine the scriptures daily, ay let us also examine, ano po? Ngayon po ay nagkalat po yung mga false teachings. Napakaraming false teachers. Hindi po natin ito mabilang-bilang, ano po, sa ating community, subukan po natin tignan. Ano? Minsan, napapaisip po tayo, bakit napakaraming relihiyon? Pero alam po natin na merong isang iglesia na itinatag ang Panginoong Hesukristo. So sa atin pong mga kaibigan, ano po, na hinahanap kung ano ang totoong doktrina, kung ano po yung tamang landas, ang Panginoong Diyos ay merong isang utos. What I mean sa isang utos ay meron siya ng system, the faith, mga kapatid, na hindi pa iba-iba. Kung sinabi ng Diyos na bawal kumain ng dugo, ay bawal kumain ng dugo. So lahat ng mga tao na nagsasabi na pwedeng kumain ng dugo, ay hindi na iyon biblical. Kapag sinabi ng Diyos na bawal magsinungaling, ay bawal magsinungaling. Pero kung merong relihiyon na nagsasabi na ang mga Kristiyano ay pwedeng magsinungaling at hindi kasalanan sa Diyos, it is not already biblical, mga kapatid. So let us examine every day yung scripture. At gayon din po, kapag tayo ay nagbasa, kapag tayo ay nag-aral ng salita ng Diyos, ay wag po yung hindi po natin iniintindi kung ano yung context po niya, kung ano yung background. For example, nandito yung Biblia, ano? At nagising ka sa umaga, alright, thank you Panginoon, so napakagandang umaga. At ipukunin ko na ang Biblia ko. At kung ano yung bumuklat dito, ay yun yung lesson ko for the day. Yung bumuklat sa iyo, kapatid, si Judas ay nagdikte. Susundin mo ba yun? Magbibigti ka ba, kapatid? Di ba? At sabi mo, ayaw mo, ayaw ko nung lesson na iyon. Titingin ulit ako ng bago, bubuklatin ko ulit yung Biblia.
Nabasa mo, Luke chapter 10 verse 37. Ano yung nakasulat doon? Go and do likewise. So, hindi po mga kapatid, hindi po nararapat na kung ano lang yung nakita nating verse, ay yun na agad. Bagkos let us examine the scriptures. Katulad po ng mga taga Berea mga kapatid. So siguro yun po yung mga maidadagdag ko sa mga lesson. Yan. Sana po ay nasagot po yung katanungan nyo, kapatid na Tiling Aguilar, doon po sa binigay po na insight ni kapatid po na Cedric. Maraming ba tayong maidadagdag pa doon, kapatid na Jacob, kapatid na Jasper, Bar Joseph? I'll just magbigay ako ng passage about doon sa discernment na sinasabi ni Brother Cedric. So gusto ko lang i-share yung 1 John chapter 4 verse 1. Sabi ni Apostle John dito, "Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, for many false prophets have gone out into the world." Tapos sabi po ni Charles Spurgeon, sabi niya, "Discernment is not knowing the difference between right and wrong. It is knowing the difference between right and almost right." So yun po mga kapatid. Amen. Kapatid na Joseph. Doon po sa tanong po ni Nanay Diling, ano po, I think on the moral lessons na makukuha natin dito sa 2 Samuel chapter 10 ay naibigay po namin doon po sa mga insights na binigay po ng bawat isa po sa amin. And are there spiritual implications to us believers? Doon po sa buhay ni David. Opo, marami po tayong makukuha ng spiritual implications or that we can apply in our life as Christians, mga kapatid. As a follower of Christ, doon po sa buhay po ni David. At isa nga po doon yung sinabi po ni kapatid na Cedric. At ang may dadagdag ko na lang po siguro or additional is kung titignan natin doon sa situation po nila, ano po mga kapatid, nung namatay yung tatay ni Hanun, mga kapatid, na si Nahash, ano po, kasi kaibigan yun ni David eh. And when that king died, pinalitan ni Hanun, mga kapatid, sinubukan niyang ipagpatuloy yung friendship na yun na meron sa kanila ng kanyang ama, at sinubukan ni David na ipasa yun sa kanyang anak, yung ipagpatuloy yung friendship. Pero kagaya nga po ng atin pong mga nararanasan sa ating buhay bilang mga Kristiyano, mga kapatid, minsan, ano po, kahit na good yung intention mo, mga kapatid, meron at meron pong mga hindi po makakakita nun. Ano po? Meron at merong magre-reject nun dahil po sa hindi po nila alam, mga kapatid. I should say, yung maling pag-aakala nila na kagaya ng sinasabi ni kapatid na Cedric at ni kapatid na Jacob. Yun lang po yung gusto ko pong idagdag. Basahin po natin yung mga comment. Ano yung magngarabi eh? Tayamin, kakabsat, sabi po ni kapatid na Daisy and Dimayo. Salamat po sa emoji, kapatid na Juanita. "Amen, brother, an application to us Christians. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven." Matthew 5:16. Salamat po, kapatid na Arce Regina Urbano. Salamat po sa emoji, kapatid na Juanita. At ganun din po sa inyo pong pagbati. Magandang gabi, mga kapatid. At salamat din po sa pagbati. Magandang gabi po, mga friends of Facebook. "Amen, brother Cedric, as Christians, so ang katuwiran in Romans chapter 8 verse 4. Amen, brother Cedric. Reminder, salam po kapatid na Emil Dalirio. Sabi po ni kapatid na Arsali Jean Urbano. Amen, brother Cedric. Reminder insight, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth." Amen po, kapatid na Arcelor Jane Urbano. Thank you so much, mga kapatid, sa mga sagot ninyo sa aking tanong. Ang gagaling ninyo. To God be the glory. To God be the glory po, kapatid na Diling Aguilar. Ayun po, yung second Samuel, chapter 10, mga kapatid. Meron pa pong dalawa natin pong pag-aaralan sa gabi pong ito. Now, dako na po tayo, which is karugtong or kasama po nitong napag-aralan po natin doon po sa 2 Samuel. At tignan po natin
yung account dito po sa 1 Chronicles chapter 19. Dito po sa chapter 19. Ayan. Move po tayo sa next na pag-aaralan po natin, mga kapatid. Salamat po sa inyo pong interaction, sa inyo pong mga insights at sa inyo pong mga katanungan. Ayan. Sino muna nga magbibigay ng ating insight with regards to 1 Chronicles chapter 19? Brother Joseph siguro. Brother Jacob. Jacob? Sige. Hindi, unahan ko ulit. So, dito po sa 1 Chronicles chapter 19, ito po ay parallel verse chapter ng ating nabasa doon po sa 2 Samuel chapter 10. Ito po. At dito po, makita po natin yung parehas po yung thought ng chapter, no? Na about sa pagkikipagdigmaan laban sa mga Ammonites, no? So, isa lang pong bagay yung gusto kong emphasize po dito is about doon po sa response, no? Doon po sa verse 3, basahin ko po sa inyo. Sinabi kay Hamnon na mga prinsipe ng Ammon, naniniwala ka bang ipinadala ni David ang mga sugong ito upang parangalan ang iyong ama? Hindi kaya naparito ang mga iyan bilang mga espiya at upang malaman kung paano sasakupin ating bansa. So makita po natin dito, no, yung sabi nga po ni Brother Joseph, no, kaya magkaroon po tayong discernment. So bigyan ko lang po ng reinforcement, no po. Kulang bigyan lang din, no po. Dahil tayo po ay dito po sa mundong ating ginagagalawan, tayo po ay napapalibutan ng maraming kasinungalingan. So nasa atin po kung paano po tayo magre-respond sa mga negative comments, sa mga kasinungalingan na atin napapakinggan. Kung tayo po ay mayroong proper, no, na pag-response. Kagaya nga po sabi sa James chapter 1 verse 5 is, if anyone of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. So, sabi niya po dito, mga kapatid, kung tayo po ay nagkukulang sa wisdom, no, tayo po ay malaya, no, libre na mag-ask, manalangin sa Diyos, humingi sa Panginoong Diyos. Dahil ang Panginoong Diyos ay napaka-generous na magbigay sa atin ng wisdom, no. Sabi ko nga po, mga kapatid, no, ay kung paano po tayo mag-response, no, kung tayo po ay nagkukulang sa kaalaman ng Panginoong Diyos, sa kaalaman sa patungkol sa Biblia, of course, yung ating magiging response ay magiging worldly, no? Tayo ay madaling mahatak ng mundong punong-puno ng kasinungalingan, no? Makita po natin yung advertisement, ito ang tama, sabi niya po, no? So, makita po natin na yun daw po yung tama. At makita rin po natin na yung marami po na sumasang-ayon at na okay lang daw po ang magmahal ng kapwa mo babae, kapwa mo lalaki, dahil walang masama sa pagmamahal, no? So makita po natin, no, kung wala kang alam sa Biblia, madali kang mapaniwala doon sa mga sinasabi nila, kasi wala. Kung for example, no, ipagpalagay natin na hindi tayo nagbabasa ng Biblia, hindi tayo nakapakinig ng salita ng Diyos, sabihan tayo na masama bang magmahal. Of course, hindi. Ang sasabihin natin, no, tama ang magmahal dahil we are human. Meron tayong puso na meron puso na pwede tayong meron po tayong kailangan na magmahal as human, yung ating matipuhan, no? So kung wala tayong alam sa Biblia, kung madali po tayong
mabulag ng mga false motivations, false encouragement, no, false positivity in life, no. So makita po natin, no, ang isa pa, mga kapatid, na bumubulag sa atin ng mga tao, mga Kristiyano, ang pagiging batayan ng magiging isang successful dito sa mundo ay yung kayamanan. No? Pag mayaman ka, ang tingin sa iyo ng mga karamihan, you are successful. No? Kung bilyonaryo ka, you are successful. Yun po yung standard, yun po yung batayan. Yun po yung measuring rod po ng tao ngayon. No? Kung naging success, kung naging doktor ka, ikaw ay successful. No? Kung ikaw ay naging teacher, principal, or presidente, you are successful man. No? Yun po ang sasabihin sa atin. Kaya marami po ang nag-uhaw na uhaw sa pag-achieve ng kanilang mga dreams, magpayaman, magpataas ng mga rangko, magpakuha ng mga professions, matataas na professions sa buhay. Pero little they do know, mga kapatid, na ang pagiging successful pala sa mundong ito, kung ibabase natin sa Biblia, ay ang pagsunod sa kanyang kautusan. Katakutan siya at pagsunod sa kanyang kautusan. No? So, doon pa lang makita po natin, mga kapatid, kung paano tayo mag-response sa ating Panginoong Diyos. It depends, no, sa kung paano tayo mag-react. Kung wala tayong knowledge about God's will, madali po tayo maakay, no, kagaya ng bulag, no. Pwede bang mag-lead ang kapwa bulag, no? For example, bulag ka na nga tapos yung magli-lead sa iyo bulag, no? Masabi mo bang trustworthy 'yon? Masabi mo bang mai-lead ka noon ng tama? So, let us choose kung sino yung pakikinggan natin, no? Let us, sabi nga po ni dito po sa school, no, kung ikaw ay nagbabasa ng mga commentaries, pag ikaw ay nagbabasa ng mga doctrinal na mga issues, you need to do fish in bones, no? Segregate. Isegregate mo yung bones, isegregate mo yung fish na pwede mong kainin, no? Yung bones, alam nga naman kakainin mo yung tinik, di matitinikan ka, no po? So, you need to separate the unedible ones, no? Para hindi ka ma-poison, hindi ka masaktan, no? You need to choose kung ano lang yung i-intake mo, no? So, ganun din po, mga kapatid, no? Kung force negative yung ating ini-intake, of course, the outcome ay negative din po. Be careful what we feed sa ating mga puso, sa ating mga isip, no? Kasi kung ano yung pinapakinggan natin, kung sino yung mga pinapakinggan natin. For example, sabi nga po ni Apostle Pablo sa kanyang keynote, no? Bad company corrupts good moral. No? Kung yung pinapakinggan mo is yung mga masamang peer pressure, of course, no? Kahit na gaano kakakatino, kung pinapakinggan mo sila, yung mga kaibigan mo, na mali yung mga advices sa'yo, of course, mga kapatid, ay ikaw po ay bubulag at maakay nila. Sabi nga po, no, sa Romans, no po, kung hindi po nagkakamali, do not be confused, Romans chapter 1, kung hindi po nagkakamali, or verse 2, no, chapter 12 verse 1 and 2, no, do not be confirmed, no, dito po sa mundo, no, wag po kayong sumang-ayon sa mga takbuhin, sa mga gawain ng mundong ito, which is yung mga wickedness. Kasi mga kapatid, we all know na mayroon pong parating na judgment and at kaparusahan sa mga taong mga ganun. Ito po, yun lang po yung mensahe ng Panginoong Diyos sa gabing ito dito po sa 1 Chronicles chapter 19. Amen, amen, kapatid na Jacob. Sabi po ni kapatid na Arceli Jane Urbano, abang binibigay mo yung insight, a wise man will hear and will increase learning, and a man of understanding shall attain unto wise counsels. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. In Proverbs chapter 1, verse 5 and verse 7. Sabi naman po ni kapatid na Menemin Jola, even the name and Brother Cedric, nag-take down note po ako at binabasa ko sa Bible pag uwi ko sa bahay.
Halimbawa, katulad ng Sunday worship, lalo na kapag hindi ko masyado naiintindihan. Amen. Amen po, kapatid na Minaminjola. Sabi naman po ni kapatid na Emil Delirio, amen. Maraming ng religion ang naglalabasan upang masubok tayo kung tayo ngay maniniwala sa mga magandat piling-pili mga chapter at verse kanilang binabanggit as Christian in John chapter 5 verse 39. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at iyon ang napapatotoo tungkol sa akin. Sabi po ni kapatid na Diling Aguilar, amen, amen to that brother. An individual who gained or acquired or earned numerous merits or medals or certificates academically are considered ignorant if they know nothing about the Holy Scripture. A wise man is one who wins soul. Amen po. Ganda po ng insight po ni kapatid na Diling Aguilar. Ayan, salamat sa insight, kapatid na Jacob. Ano pa yung pwede po nating maibigay dito? Kapatid na Joseph, ano yung pwede nating makita? Lesson dito sa 1 Chronicles chapter 19. Wala na siguro. So, ano lang, one statement. So, doon lang sasabi ni Sister Diling Aguilar, sabi niya dito, kahit makamtan mo ang lahat, sabi din ni Brother Jacob kanina, kahit na billionaire nga, sabi niya, millionaire, sabi niya ni Brother Diling, Sister Diling Aguilar, na kahit marami kang medals, yung hindi mo na mabit-bit dito sa leeg mo, at mga maraming medals, certificates academically, but kung hindi mo alam yung salita ng Diyos, it's you. Sila sabi nga ni Webster, nakalimutan ko yung first name niya, education without the Bible is useless. So, ganun po ka-importante ang salita ng ating Panginoong Diyos. We are to, ought to, na maging successful sa ating Panginoong Diyos by receiving doon sa yung medal talaga na pang-eternal. Kaysa yung makuha man natin yung medal dito sa mundo, ngunit kung hindi tayo makapunta doon sa kinaroroonan ng ating Panginoong Diyos, tayo yung kawawa, mga kapatid. Amen, ha, kapatid na Joseph. Siguro yung isang insight na gusto ko ding ibahagi dito, short lang, with regards to, it reminds us kung saan nga ba nang gagaling yung ating kalakasan. Saan nga ba, mga kapatid? Ano? Kagaya ng sinabi ni kapatid ni Jacob, and as a connection din po, mga kapatid. Yung ating pong kalakasan, ay, or yung ating pong, yeah, yung ating pong kalakasan, ay hindi po nang gagaling sa kung ano po yung na-achieve natin bilang tao dito sa mundo. Hindi po nang gagaling sa kung gaano karami, kung ilang bundles yung pera natin, mga kapatid, kung gaanong kayamanan o kung gaano karaming ektarya na lupa yung ari-arian po natin, mga kapatid. It reminds us na yung kalakasan po natin ay nanggagaling po sa Diyos, mga kapatid. Nanggagaling po ito sa Diyos at hindi po sa ating sariling mga na-achieve, sa mga medals po natin, sa mga certificates academically, mga kapatid. But without knowing the Bible, sabi nga po ng insight po or ng karagdagan ni kapatid na Diling Aguilar, a wise man is one who wins. So, hindi po yung kahit man marami kang nakuha ang mga medals, ano po, certificates, but you know nothing about the Holy Word of God or the Bible, mga kapatid. It is useless. And it will also remind us to pray also para po sa iba or to exhort others also. Kasi sometimes, mga kapatid, ano po, we often pray para po sa iba or sa ating sarili lang minsan, ano po, mga kapatid. But let us also include, isama din po natin yung mga nakapaligid po sa atin, yung mga kapatiran po natin, at ganun din po sa mga kaibigan na hindi pa po kaanib sa iglesia ng atin pong Panginoon. Napakalaking tulong po ng panalangin, mga kapatid. Good evening sa ating lahat, mga kapatid, kay Kristo Jesus. God bless everyone. God bless din po, kapatid na Baby Labrador, Purigar. Salamat, kapatid na Joseph, sa insight na yung binigay kanina. And thank you. In 2 Samuel chapter 10, Brother Cedric, Brother Angelo, Brother John Jacob, Brother Joshua. Uy,
for your nice and different explanation, nice and giving wisdom to all listeners. Si kapatid po na Jasper siguro yung isa dito. But, mga kapatid, sabi po ni kapatid na Elek, blessed evening mga kapatid. Blessed evening din po sa inyo. Amen, Brother Jacob. For the Lord giveth wisdom out of his mouth, cometh knowledge and understanding. He layeth up sound wisdom for the righteous. He is a buckler to them that walk uprightly. He keepeth the paths of judgment and preserve the way of his saints. Proverbs chapter 2, verses 6 to 8. Amen, Brother Angelo. Yes, our strength comes from the Lord. Amen po, kapatid na Arceli Jane or Bano. Ayun, sino pa? Kapatid na Cedric. Naran? Okay, okay. So, siguro dagdagan ko lang yung sinabi mo, kapatid na Angelo at kapatid na Jacob at ganyan din kay kapatid na Joseph. Sinabi nyo pala. Sinabi nyo. So, in regards to success, mga kapatid, kasi nag-focus po tayo, kasi itong 2 Samuel chapter 10 and 1 Chronicles chapter 19, gaya ng sabi ni Brother Jacob, ay parallel chapters. So, parehas lang po yung nilalaman niya. And so far, nag-focus po tayo doon sa mga pangyayari doon sa unang part po niya. Ano? Now, speaking of success, doon sa second part, mga kapatid, kung tayo, kung babasahin pa natin ito pababa, hanggang doon sa last verse, makita po natin dito na kahit anong effort ng mga tao, kung hindi nila kasama ang Diyos, they will be defeated. No? Ang totoong success, mga kapatid, ay kasama natin ang Diyos. Ano yung nangyari dito? Yung mga Ammonites, nung nakita nila, sa tingin nila ay nag-alit si David, na si David na ay susugod, sa tingin nila, ano po, ay nag-harpo sila ng mga soldiers, ng mga Syrian para tumulong sa pagkikipaglaban. Ano po? Now, natalo po itong mga ito, mga Syrian, mga kapatid. Na kung makikita po natin, pagpatuloy pa natin yung pagbabasa doon sa bandang ibaba po niya, mga kapatid, ano po, ay parang naghiganti po itong mga Syrian na ito. Ngunit anong nangyari? Natalo pa rin po sila. Tignan po natin, basahin po natin doon sa last verse, mga kapatid. Nang makita ng mga lingkod ni Hadadezer na sila'y natalo ng Israel, sila'y nakipagpayapaan kay David at napailalim sa kaniya. Kaya't ang mga taga-Aram ay ayaw nang tumulong pa sa mga anak ni Amon. Talo na po sila, mga kapatid. Kaya nag-surrender po sila upang sa gayon ay meron na pong kapayapaan. Throughout the history of Israel, mga kapatid, ano po, lalong-lalo na nung pagsakop pa lang po nila doon sa Promised Land, nung sinasakop pa lang nila yung Kanaan, ay kasama po nila ang Panginoong Diyos. And yet, kung merong sumuway o kung nakipaglaban sila that they are not considering God sa kanilang buhay, ay natatalo po sila. So, kung wala ang Diyos sa kanilang buhay, it means failure, it means defeat. At kung merong Diyos sa kanilang buhay, kung kinikilala nila ang Diyos sa kanilang buhay, it means success. Ano po? So kung kahit ano po yung gawin natin, gaya po ng sabi ni Sister Dealing, kahit ano po yung makuha natin, marami mang medalya yan, marami mang parangal yan, ngunit kung hindi tayo sumusunod sa Diyos, kung hindi natin kinikilala ang Diyos and we are not learning sa kanyang mga salita, it is futile, mga kapatid. Wala pong kabuluhan po ito. Sabi po ni Nanay Dealing doon po sa last part po niya, a wise man is one who wins soul. Kaya tayo rin po bilang mga Kristiyano, sa loob ng iglesia, if we are doing the works of the church, gaya ng sabi ni kapatid na Tugadi, na kailangan ay simulan po natin ito sa panalangin. Sometimes, minsan, nakakalimutan po natin siguro manalangin because we are already focusing sa work. Pero bakit nga ba natin ginagawa yung work na yun? It is because for the glory of God. Kaya, lahat sa lahat po ng ginagawa po natin, hindi lang sa trabaho ng iglesia, kundi sa personal life po natin, mga kapatid, ay unahin po natin na isik ang Panginoong Diyos sa ating buhay. Let us knock, let us seek, let us find ang Panginoong Diyos and siya po ay yung tutulong sa atin at wala na pong iba. Ano? At lalong-lalo na po, speaking of human efforts, I will grab this opportunity, mga kapatid, also sa ating mga kaibigan na nakikipakinig sa atin ngayon dito po sa programang ito, Daily Bible Reading.
sa ating minsan o sa tayo po ay mabait, sabihin natin, kahit tayo ay tumutulong sa ating kapwa, we have the effort na tayo ay mabait. Ngunit hindi natin kinikilala ang Diyos or hindi pa tayo nagpabautismo. Ano po, hindi pa tayo kaanib ng Iglesia ng Panginoong Jesucristo, ay wala pa rin po ito. Ano po mga kapatid? Tingnan po natin yung example ni Cornelius. Siya po ay mabait, siya ay tumutulong sa mga nangangailangan, siya po ay kung ano man yung mga ginagawa niya na kabaitan. Ano po? Ngunit bakit siya pa rin po ay nagpabautismo? Because it is one of the necessity. Isa ito sa mga kailangan para sa kaligtasan. Ano po? Bautismo, upang sa gayon ay mahugasan din po tayo sa ating mga kasalanan. Acts chapter 2 verse 38. At gayon din po mga kapatid, ang bautismo po ay sinasabi ng Diyos. If we reject baptism, it seems like we are also rejecting God. Ano po? So, in order for us to attain the salvation, alam na po natin yung 5 steps of salvation. Palagi po natin sinasabi ito sa daily Bible reading. It's not only 5 steps, 6 steps of salvation because we need to become faithful until death. Ano po? So sa mga kaibigan po natin na hindi pa kaanib ng Iglesia, it's time to repent sa mga kasalanan po natin at gayon din po it's time to follow God through baptism. So yun po siguro yung may dadagdag ko kapatid natin. Amen, amen kapatid na Cedric. Sabi po ni kapatid na Emil Delirio, amen. Alalahanin natin, may babala ang Diyos kapag hindi mo inaaral ang salita ng Diyos at napadala ka sa reliyon na hindi ito ang karapat-dapat. In Matthew chapter 15 verse 13, ang Diyos na ang nagsabi ang bawat halamang hindi itinanim or itinanim ng aking ama na nasa langit ay bubuo. Newton. So din, maganda din po itong sinabi ni kapatid na Alex Isbeto. Magandang gabi mga kapatid! Kahit napakarunong po tayo sa Biblia, kung hindi natin isinasabuhay ito, wala lang ding saysay. Amen din po, kapatid na Alex Isbeto. Yun din po ang isang napaka-importante. Ano po, mga kapatid? Amen! Prayer is powerful and be always thankful in any aspects of our life. Thank you po, kapatid na Emil Delirio. Amen and amen! To that, Brother Cedric, success is measured not according to world's standards, but according to God's standards reflected in His holy book. Ayun. Amen po, kapatid, sa inyo pong mga insights. Gaganda na mga insights, mga kapatid. Ayun, pabal po. Amen, Brother Cedric, King David was victorious in fighting for his enemies because he always trusted God in all his ways. Blessed is the man that trusted in the Lord, whose hope the Lord is. Jeremiah chapter 17 in verse 7. Amen po, kapatid na Arceli Jane Urbano. Ayun, sino pa ang may karagdagan, kapatid? Kapatid na Jasper. So yun, may dagdag ko lang dun sa sinabi ni Brother Cedric sa last part nung natalo na yung, nang matalo ng Israel ang mga haring kakampi ni Hadad Nizer, sumuko ang mga ito. Nakipagkasundo kay David at nagpasakop sa kanila. So nakikita po natin dito yung they embrace the reconciliation and the pursuing peace. So makita natin na sa buhay din natin, minsan ay tama yung sinasabi nila na nasa huli yung pagsisisi. Diba? Nasa huli yung pagsisisi. Kaya nung nalaman nila na patalo na sila, hindi na nila kayang labanan, ay sumuko na lang sila at nagkasundo na lang sila at nagpasakop sila doon sa Israel, di ba? So tayo din, yung mga ibang tao or sa panahon natin ngayon, maraming mga ibang relihiyon na sinasabi nila na sila yung tama. Palagi nilang sinasabi, nakikipag-debate pa sila, pinaninindigan nila kung ano yung gusto nila or kung ano yung paniniwalaan nila. Pero pagdating din sa huli, pagdarating din tayo dun sa dulo, makikita natin na yung katotohanan ay hawak pala natin. Hawak natin ng mga Kristiyano. Kaya mas maganda sa atin na makipagkasundo dun sa mga hindi pa believers, sabi nga ni Brother Cedric na yung mga kaibigan natin ngayon na hindi pa nakikinig, kailangan nating malaman yung katotohanan.
kailangan nating aralin yung Biblia, kailangan natin aralin kung ano nga ba yung ginawa ng Diyos sa atin at kung ano nga ba yung gagawin natin bilang isang tao dito sa mundo na naghahanap ng salvation, di ba? Kaya makikita din natin dito na yung mga Amorites ay nagpasakop sila doon sa Israel dahil alam nila na nandun kasama nila ang Diyos. Kasama nila ang Diyos kahit kakaunti sila ay yung Diyos ay nasa panig nila. Kaya nila natalo yung mga malalaking grupo or yung mga malakas na tao kasi kasama nila ang Diyos. Kaya reminder for us that we must embrace reconciliation and pursuing peace to one another. Para sa ganun ay mas lalo nating makilala at mas lalo nating malaman yung tinuturo ng Biblia para sa ating lahat ng mga tao. Kasi gusto ng Diyos na ang bawat tao, ang bawat nilalang na nandito sa mundo ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan doon sa langit. Amen. Kapatid na Jasper. Ano ba? Watching with you here in San Miguel, Bulacan. Ayun. Happy watching po, kapatid na Lori Aguilar Pelayo. May gusto natang sabihin si kapatid na Jacob. Bigyan ko lang po ng another insight po itong ating tinalakay na parallel chapter, no? Ito pong first Second Samuel chapter 10, tapos itong First Chronicles chapter 19. No, bakit kaya, no, napaka outnumbered ng mga Israelites kumpara sa mga number ng mga Ammonites, no? Tapos meron pa silang mga kaalyansa, no, ng mga Assyrians. Pero makita po natin, no, napaka-imposible na manalo sila, no? At bakit kaya, no? Ano kayang pinapakita nito, mga kapatid? No? It shows the power of God, the sovereignty, yung supremacy ng Panginoong Diyos. Kung titignan po natin sa mga previous na mga books ng mga ng Biblia dito po sa Old Testament, tingnan po natin 300 men soldier, no, ng Panginoong Diyos versus sa thousands na soldier, no, pero napanalo po, no, sila po ay nanalo dahil nasa kanila ang Diyos. Another example, mga kapatid, nakaka-amaze, no, nung wala sa kanila si Panginoong Diyos, nung kinakonquer po nila yung the land of Ai or the valley or the kumbaga tribe of Ai, no, napakaliit ng bansang Ai or yung country na yon, no, yung lugar na yon, pero natalo sila kahit na sila po ay napakamarami ng mga Israelites. So makita po natin, kung wala ang Panginoong Diyos sa kanila, sila po ay natatalo, no? Pero pag nasa kanila ang Panginoong Diyos, kahit na sila po ay outnumbered, kaya po nila itong ipanalo. Kaya kagaya na lang po ni David ng Goliath, 'di ba? No, napaka no match, no? Pero naipanalo ni David kasi nasa kanya ang Panginoong Diyos. God is showing the supremacy, the sovereignty, no? Yung kanyang superiority bilang isang Diyos. At another example, mga kapatid, kung sa mga 10 plagues, no, gumamit siya ng mga lisa, mga maliliit na insekto, no, na hindi po natin pinapansin kasi lisa, no, garapata, no, pero kayang kinatakutan ng mga isa sa pinaka-powerful nation noon, Egyptians. Ang Egyptians po noon, siya po yung pinaka-powerful na nation noon. Pinaka-advance in terms sa pakikipagdigmaan, sa medical, no? Napaka-advance. Pero tignan po natin yung ginamit ng Panginoong Diyos. Pwede naman siyang gumamit ng mga leon para lamunin itong mga Egyptians, no? Pero sa mga sampung salot ng Panginoong Diyos, gumamit siya ng palaka, no? Siya ng locust, gumamit siya ng lisa,
no? Yung mga hindi katakot-takot na bagay, yung mga katakot-takot na, I mean, na mga hayop, no? Makita po natin dito, mga kapatid, if we have God, no? Sabi nga po doon sa Jeremiah chapter 20 verse 11, but the Lord is with me as a mighty, awesome one. Therefore, my persecutors will be stumbled and will not prevail. They will be greatly ashamed, for they will not prosper. Their everlasting confusion will be never be forgotten. So, mga kapatid, so, kung nasa atin ang Panginoong Diyos, no? All battles in life, kahit na ano pa man yan, no? God will make us victorious, mga kapatid. So, yun lang po yung gusto kong bigyan ulit ng insight, bigay insight dito po sa chapters na ito. Amen, kapatid na Jacob. Sabi po ni kapatid na Arcelia Jane Urbano, amen, brother Mark Jasper, well said, good inputs, reminder lesson. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Romans chapter 8, verse 28. Ayun. Shout out po muli sa mga 70 live viewers po natin na umabot po kanina, mga kapatid, hanggang umabot po ng 80,000 viewers. Yeah. Mga kapatid, salamat po sa inyo pong pakikiantabay po sa amin. At meron na pong isa. Last chapter natin pong pag-aaralan. Amen. I'm so proud of you all, our young lecturers, in spite of your age. You know even everything about God's Word. Thanks so much for great wisdom in teaching us what we heard. Siguro to, mga kapatid. Do great. Is our reward in heaven. Ayun. God bless you always. God bless po, mga kapatid na Lord. Salamat din po. And ang lahat po ng papuri ay sa atin pong Panginoon. At kaya po mga kapatid, kung may kakilala po kayo na gusto po na mag-aral dito po sa Asian Christian University, malapit na po yung atin pong summer class. Ngayon darating po na June, kung hindi ako nagkakamali. At para po makapag-aral po dito po sa Asian Christian University. At ayun, siguro, kung wala na po, ay diretso tayo sa last. Yung panghuli po nating pag-aaralan sa gabi pong ito. Doon po sa Psalms chapter 20. Ayun. Sino kayang mauuna ngayon? Kapatid na Cedric siguro. Maraan yung kapatid na Cedric. Meron ba kapatid na Cedric? Insight? Sige. Ano po natin itong Psalms chapter 20? Ano? Siguro gawin. Hindi ko namamalay yung oras, napapahaba yung speaking ko. Siguro orasan niyo ako, mga kapatid. One minute. Hindi, joke lang. Tapikin ni kapatid na Jacob. Sige. Nakaset na bro, yung timer. So, dito po sa chapter 20, mga kapatid, it's connected also dun sa ating mga napag-aralan. Sa so 2 Samuel chapter 10 and 1 Chronicles chapter 19, which it is featuring dalawang parte po dito. Yung una po, mga kapatid, it seems ito po ay prayer po ni King David, ano, that God would bless their fight, ano, kasi nananalangin siya, and before the battle, ay nawa ang Panginoong Diyos would bless their fight, mga kapatid, in the days of trouble, ano. Kaya dito sa Psalm chapter 20 verses 1 to 5, makita po natin dito yung mga sinabi po ni David, yung support na hinihingi po ni David, so on and so forth. And dito po sa verses 6 to 8, mga kapatid, dinidescribe naman po ni David yung confidence po niya sa Diyos. So, meron yung paghiling sa Diyos at meron niya rin yung pag-portray na yung faith niya doon sa kanyang prayer, yung kanyang confidence sa Panginoong Diyos. Na sigurado na po si David, mga kapatid, he's trusting God 100%. Ano po? So, di sa verse 9, makita po natin dito na itong prayer na ito, it's not an ordinary prayer, ngunit it portrays sincerity. Ano? So kapag nag-pray po tayo, mga kapatid, as Christians, there are millions of battles na haharapin po natin in our lives, ano? I'm speaking figuratively. Amen, amen. Hanggang sa pagtanda po natin, as we become faithful until death, ay napakarami pong mga pagsubok ang atin pong haharapin. Ngunit in every circumstances sa ating buhay, huwag po natin kakalimutan na manalangin, ano po?
huwag po natin kakalimutan ang Diyos sa ating buhay. Ano po yung sinabi ni David po dito, mga kapatid? Makita po natin doon sa verse 7, ipinagmamalaki ng ilan ang mga karuwahe at ang iba ay ang mga kabayo. Ngunit ipinagmamalaki namin ang pangalan ng Panginoon naming Diyos. Di ba? Yung iba, mga kapatid, they are believing doon sa mga kapangyarihan ng mga worldly people. Etong Psalm chapter 20, it teaches us, mga kapatid, na maniwala at magtiwala sa Diyos rather than doon sa mga kapangyarihan ng tao, sa mga kapangyarihan ng mga military, so on and so forth. Katulad nitong mga ito, meron yung pride sa mga chariots, doon sa kanilang mga horses, but the pride ng salmista ay sa Panginoong Diyos. So, kung makita po natin, for example, doon sa libro ng Revelation, or i-generalize po natin sa first century Christians, sila po ay nagigipit dahil sa military power ng Rome, di ba? Na kapag hindi sila susunod sa Rome, hindi nila sasambahin yung mga Diyos-Diyosan nila, ay sila ay mapapahirapan. Gayon din sa community mismo, wala sila ng privilege, hindi katulad ng mga privilege na sumusunod sa lahat ng batas ng Roman Empire. Ngunit ano yung ginawa nila? Merong encouragement sa Revelation 2:10 na manatili pa rin silang faithful hanggang wakas, that they are to trust God at hindi po nila pagkatiwalaan kung ano yung magagawa ng mga military power sa oras nila noon, sa era nila, o kung ano magagawa ng Roman Emperor para sa kanila, bagkos karamihan sa kanila, mga kapatid, kahit kainin na sila ng leon, ano, kahit pugutan na sila ng ulo, ay nagtiwala pa rin sila sa Panginoong Diyos. So, kagaya ng nangyari sa 2 Samuel chapter 10 kanina, mga kapatid, at sa 1 Chronicles chapter 19, ay nandyan pa rin ang Diyos sa kanila. Hindi nila tinulukuran ang Diyos sa kanilang buhay. And well, in fact, kung babalikan po natin sa 1 Chronicles chapter 19, mga kapatid, sa verse 10, NKJV, sabi niya, when Joab saw that the battle line was against him before and behind, he chose some of Israel's best and put them in battle array against the Syrians. So as Christians, mga kapatid, as we are in the battle, let us give our best also, ano? Lalong-lalo na sa paninilbihan sa Panginoong Diyos, let us give our best to the Master. Hindi po, huwag din po natin ibigay yung 50% lang o 25% ng ating kakayahan. Baka mamaya bawihin po ng Diyos yung ating mga talents, ano po. Let us give our best. Kaya ang lahat ng ating ginagawa ay para sa Kanyang glory, sa Kanyang kaluwalhatian, mga kapatid. And as we give glory to God, ay makikita rin ng mga non-believers yung glory ng Panginoon, at sila rin po ay susunod sa Panginoong Diyos. So, pray every time, pray every day, and let us give our confidence sa Panginoong Diyos in every circumstances of our life. So, yun siguro yung may dadagdag ko, kapatid. Amen, kapatid na Cedric. Basahin ko lang po yung kinoment kanina ni kapatid na Arcelie Jane Urbano. Amen, Brother John Jacob will said that the Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and He knoweth them that trust in Him. Nahum chapter 1 in verse 7. And nadagdag ko na rin po, mga kapatid, since nabanggit po ni kapatid na Cedric doon po sa verse 7, kung atin pong tignan mo uli, mayroong umaasa sa karawahing pandigma at mayroon ding sa kabayong nagtitiwala. Ngunit sa kapangyarihan ni Yahweh na aming Diyos, nananalig kami at umaasang lubos, mga kapatid. Ang ganda nung sinabi ni David dito, ano po, mga kapatid, it will make us realize something. Na sa atin dito sa mundong ito, we can be tempted sa mga nakapaligid po sa atin na maaring ibigay natin yung ating tiwala sa isang bagay. Ano po? Maaring ibigay natin yung ating tiwala sa ating trabaho rather than giving our trust sa atin pong Panginoon, sa atin pong mga income, sa ganun din po sa mga tao na nakapaligid po sa atin. Rather than giving our full trust sa atin pong Panginoon, ay mas nahahati yun, mga kapatid. Or maaaring kahit po dun sa mga minamahal po natin, we might be tempted to put our trust to them, mga kapatid. Pero kung titignan natin yung sinabi ni David, ano po, yung iba,
nagtitiwala doon sa mga karuwahi. Yung iba, nagtitiwala sa mga kabayo. Ano po, mga kapatid? And he realized that eh, mga kapatid. Sa mundo pong ito, sasabihin ng mundong ito, ah, pwede ka magtiwala dyan kay Kwan. Pwede ka magtiwala sa trabaho mo, magubuhay ka na yan, na bubuhayin ka niyan. Ano po? Ah, pwede ka, pwede mong pagkatiwalaan yung income mo. Yan na ang tutustos sa'yo. Hindi ka pababayaan yan. Ano po? Yun ang sasabihin ng mundo. Pero ang sinabi ni David, hindi ganoon. Hindi ganoon yun eh. Hindi ko pinagkakatiwalaan yung mga bagay na nandito sa mundo. Meron akong much greater. Meron akong much dependable na pinagdedependan. And it is in the name of the Lord. And it is in God. Sana ganun din po yung mindset po natin, ano po, mga kapatid. Kasi hindi yan sa bilang. Hindi yan sa bilang ng pan nila eh. Ng military army nila eh. Kung titignan natin, kagaya ng sinabi ng kapatid na Jacob kanina, palaging outnumbered yung Israel eh. Di ba? Palaging may mga times na mas marami yung kalaban nila eh. Rather than sa kanila. Pero sa tingin po natin, kung wala po ang Diyos sa kanila, mga kapatid, or kahit ganun yung bilang nila, pero nasa kanila ang Panginoon, makita natin yung victory eh. Di ba? Wala yan sa height, wala yan sa laki. Kay David at Goliath. Hindi po ba? Na kay David ang ating Panginoon. Kaya natalo niya si Goliath na napakatangkad, mga kapatid. Now, in our lives as Christians, walang silbi, sasabihin yung mga daan-daan, libu-libong problema na pinagdaraanan natin kung kasama natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Problema lang yan. Kasama natin ang Panginoon, mga kapatid. So, we must trust in the Lord with all our heart. Hindi po ba? Sa Proverbs chapter 3. Hindi po ba, mga kapatid? Trust in the Lord with all your heart and lead not in your own understanding. Yun lang yung gusto kong idagdag, mga kapatid. Sabi po ni... Basahin po natin. Amen. Tunay na napaka-inspired kayo, mga kabataan, dito sa DBR. All your parents are very proud. Kaya naman kami ay napapanuto at lalong napapalapit sa ating Diyos. May isa mamuhay ang mga nasasabi o nasabi spiritual ninyo. To God be the glory. To God be the glory po. Amen, Brother Cedric, Brother Angelo. The name of the Lord is a strong tower. The righteous runneth into it and is safe. Proverbs chapter 18, verse 10. The horse is prepared against the day of battle, but safety is of the Lord. Proverbs chapter 21, in verse 31. Yun lang po, mga kapatid. Liban lang kung may gustong sabihin. Ating mga... Brother Joseph, meron natin gusto. Sige po. Sabi mo kanina, Brother Angelo, tama naman yung sinabi mo. So you focus on Psalm chapter 20 verse 7. Yun din yung doon din ako magdadagdag no sa Psalm chapter 20 verse 7 about trusting in chariots, trusting in horses, but we will remember the name of the Lord our God. So mas yung gusto kong iparating dito mga kapatid, kagaya din ng sinabi ng Brother Cedric, Brother Angelo Tugade, is about trusting sa kapangyarihan ng prayer because we are forgetting the power of prayer. Kaya ito yung napag-usapan natin doon sa world mission. So, itong Psalms chapter 20, ipinapaalala sa atin that yung kaligtasan ay mula sa ating Panginoon. Dapat tayong magtiwala sa Kanya lamang at hindi sa anumang tao o mga bagay. So, yung tiwala natin sa Diyos ay malinaw sa Kanyang panalangin, sa Diyos sa araw ng kagipitan. That's why, doon sa verse 1, verse 2, doon sa verse 1 and verse 2, sabi ng Diyos, kung nanalangin ka, sasagutin kita. Lahat naman siguro ng panalangin natin, God answered it. But He answered, di ba, tatlong ano, yes, no, or wait. Tapos sabi niya, ipagtatanggol kita, sabi ng Diyos. Ipapadala ko yung tulong sa iyo at papatatagin kita, mga kapatid. May isip ba natin ang mga bagay na kayang gawin ng Diyos para sa atin? Can we fathom the things that God can do and will do for us, mga kapatid? Kung babasahin natin yung Ephesians chapter 3 verse 20 to 21 sa Tagalog, sa Kanya makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin.
sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan pumikilos sa atin. Sa kanya nawa ang kaluwatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus sa lahat ng salalaki magpakailanman. I have a short story, mga kapatid. Ito po ay binahagi sa amin ni Brother Kevin Kim, na meron pong church at malapit sa kanila yung isang bar, no? So alam po natin kung ano pong ibig sabihin ng bar. Nandun po yung mga prostitutes. Makita po natin yung mga sinful things that people are doing inside the bar. Ngayon, mga kapatid, sa hindi inaasahan, meron pong lightning. And then tumama doon sa bar. At alam niyo pong nangyari? Nasunog. It burned things down. Walang natira. Abo lang yung natira doon sa bar. Now, itong may-ari ng bar, mga kapatid, dinimanda itong church. Sabi nung may-ari ng bar, so doon sa korte, doon sa judge, itong mga believers na to, ipinalangin nila na makidlatan yung aking bar at ito yung nasunog. Ito nang mga nasa loob ng church, mga kapatid. They denied that they did not pray na ito ay denied na hindi sila nanalangin na maitigil yung mga sinful na gawain. Itong judge, napaisip itong judge, mga kapatid. Naguluhan itong judge. Sinabi niya, bakit ganito? Itong mga believer, they are denying the power of God. But this unbeliever, naniniwala sila sa kapangyarihan ng Diyos. No? Sa ating mga kapatid, sana maniwala din po tayo sa kapangyarihan ng prayer, mga kapatid. Because even God, Jesus Himself, di ba, even He is in the flesh. At alam po natin that He is God. He prayed to our Father God. Because prayer, mga kapatid, is powerful. No, sana wag po nating maliitin itong panalangin na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Let's trust in God, mga kapatid. Yun lamang po. Amen. Kapatid na Joseph, ganda, no, mga kapatid, ng mga insight natin pong nakita with regards to this chapter. Meron bang may bigay? Si Brother Cedric? Sumisinyas isa pa daw. Siguro, tindagan ko lang po yung sinabi ni Brother Joseph about prayer. Kasi sakto po ngayon na napakainit, yung iba siguro sa atin ay walang tubig sa bahay. Kaya po dito sa ECU ngayon. Na kada patak ng tubig ay napakahalaga. Alam niyo po, meron pong isang community na kung sa gayon ay parang isa na siyang disyerto sa kadahilanan ng sobrang tagal na po na hindi umuulan sa lugar na yon. Now, ito pong mga tao dito ay nag-decide po sila na mag-gather doon sa plaza nila at mananalangin sila na magkaroon ng ulan. Ano po? And guess what po, mga kapatid? Alam niyo po kung ano po yung nangyari? As they gathered together upang sa gayon mag-pray sila sa Panginoon na magkaroon ng ulan, iisa lang po yung tao na nagdala ng payong at yun yung bata sa pinakalikod. Sometimes, mga kapatid, if we are praying but wala yung faith po natin, natutuparin yun ng Panginoong Diyos, it is useless. Meron po akong isang paperwork dito, isang research paper dito po sa ECU about the making of the missionary. In the section about prayer, mga kapatid, ay nabasa ko po doon sa libro po ni kapatid na Dimar Ilam, The Mission Cry of the New Millennium, sa page 178, basahin ko lang po sa inyo, mga kapatid. It's about mission, at yung sinabi po dito, mission without prayer would be like David going out against Goliath without the arm of Jehovah being with him in 1 Samuel chapter 17, and Daniel being thrown into the lion's den without the angel coming out to shut the mouth of the lion in Daniel chapter 6. So, napakahalaga ng prayer po sa atin, ano po, mga kapatid. Sometimes, maybe we are not praying sa kadahilanan na hindi po tayo involved sa work ng iglesia. We are not praying na lumago yung iglesia because we ourselves ay
hindi po sumasama sa mga gawain sa iglesia. Naway hindi po yun mangyari sa atin bilang mga Kristiyano, ano po. But ang mangyari po naman sa atin ay manalangin palagi, lalong-lalo na po sa kapakanan ng iglesia ng Panginoong Hesukristo at sa ating lahat bilang mga Kristiyano, that let us always incorporate God in our lives as Christians. So yun po yung may dadagdag. Amen. Kapatid na Cedric, let your request be known to God, sabi nga ni Apostle Pablo sa Philippians. Diba? Mga kapatid, chapter 4. Kaya po, napaka-importante na prayer sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Pinakita sa chapter 90, ang kahalagahan na kahalagaan ng pagtitiwala sa kalakasan ng Diyos, hindi sa ating sariling kalakasan. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, hindi sa katigasan ng ating ulo. At pagtitiwala sa karunungan ng Panginoon, hindi sa ating sariling karunungan. Salamat kapatid na Ramon Lucas Santos sa napagandang insight. Yes, amen, brother. Great reminder. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways, acknowledge Him and He shall direct thy paths. In Proverbs chapter 30, verses 5 to 6. Salam po, kapatid na Arcelle Jane Urbano. Amen. As Christians, marami tayong tiisin sa buhay, ngunit nagiging masaya tayo dahil kapiling natin ang Diyos. Subalit, yung mga mayayaman nakakariwas sa buhay, mga hamon sa buhay nila na hindi sa Diyos, sila nananawagan. Sila'y napapahamak sapagkat nagtitiwala sila sa kayamanang natamu nila, kaya anuman nais ipagkaloob sa atin ng Diyos, bukas palad natin itong tanggapin ng may lubos na pagpapakumbabang may pasasalamat sa Diyos. Amen, kapatid na Emil Dalerio. Amen, Brother Cedric, prayer is so powerful. Pray without ceasing in 1 Thessalonians chapter 5, verse 17. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. The prayer of the righteous, mga kapatid. It's James chapter 5 in verse 6. At doon po natapos yung comment. And I think and I believe, doon din po siguro natapos yung atin pong discussions sa gabi pong ito, mga kapatid. And we are all set. We're all done. At salamat po sa inyo pong pakikisa. Salamat po sa inyo pong pagsubaybay po sa amin. At currently, shout out sa 60,000 live viewers po natin. Mga kapatid, salamat po sa inyo pong pagsama saan man pong lupalag po tayo. Ito po, may pahabol po. Amen and amen. Pwede bang pakitignan, brothers, kung ano yung kadugtong nito sa Facebook. Amen and amen to that, Brother Cedric. I know of some who are known Christians. They are so vocal or open to declare their trust and confidence to their church leader or preacher than to the Lord Jesus Christ. They never say or mention thank you so much for the Lord Jesus for saving my soul. What is often heard from their lips is the goodness shown to them by their preacher. The name of the preacher is more elevated than the name of Jesus Christ. What is sad is his counsel is sought more. Na yung kadugtong, tingnan natin mamaya, brothers. Mga kapatid. Amen po, mga kapatid. Sabi po ni kapatid po na Marcela Concepcion doon po sa Victoria Tarlac. So, yun daw ako nagkakamali. At, ayun po, mga kapatid. Doon po, natapos yung atin pong mga pinag-aralan sa gabi pong ito. Ayun. I think, hindi, nasa inyo ba? Nakita niyo ba? Wala din sa akin. Hindi, wala din dito sa aking comment section dito sa Facebook yung comment po ni kapatid po na Tiling. Na po. At ayun po, mga kapatid. Dako po tayo, mga kapatid. Ito po, sabi po ni kapatid na Alma, if prayer is important for Jesus as He always prayed to the Father in heaven as He did in Mark chapter 1, verse 35, in John chapter 17, verses 1 to 5, then it must be important for us. Ipanalangin at natin ang mga kongregasyon na hinahawakan natin at kongregasyon sa buong mundo. Amen po, kapatid na Alma.
Ayun, so dako po tayo sa pabahon, mga kapatid. Brother Cedric. Okay, muli po mga kapatid, ay magpasalamat po tayo sa Panginoon sa napakagandang oras na ito as He gave us the opportunity for us to learn His words. At upang sa gayon ay magkita-kita po tayo at magkaroon ng fellowship through this platform, mga kapatid. At pabaon po natin ngayon, ngayong gabi, ay very short lamang po ito, ngunit naway ito po ay maitanim sa ating mga puso at may share din po natin ito sa iba. Atin po palaging tatandaan na success without God is not a true success sa ating mga Kristiyano. Ano po? Ngunit kapag palagi po natin isinasama ang Diyos sa lahat ng ating ginagawa, sa lahat ng ating mga sinasabi, sa lahat ng ating mga action sa ating buhay at sa ating attitude, ay magiging successful po tayo in God's standard. Gusto ko lamang po sa inyo basahin sa Colossians chapter 3 verse 17, "And whatever you do, in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him." Brother Joseph? So yun po, maraming salamat sa ating lahat, mga kapatid. So we have learned from these three chapters. At gusto ko lamang po i-share yung prayer ni Jabez, mga kapatid, sa 1 Chronicles chapter 4, verse 10. His prayer is very short. Short lamang yung prayer niya, but it is powerful. Sabi niya dito, "Oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm so that I will be free from pain." Gawin po nating prayer din to, yung prayer ni Jabez sa ating buhay. Sa 1 Chronicles chapter 4 verse 10. Yan po. Sa akin naman po, yun nga po, no, nabasa po natin, nakita po natin yung kapangyarihan ng Diyos, no. The impossible things will be possible, no. The word impossible, andun po mismo yung key term, no, I am possible kung nasa akin ang Panginoong Diyos. So yun po yung pabaon po natin. Sa akin naman po, mga kapatid, isa lang yung pinaka-highlight na akin pong may babahagi with regards, or may papabaon with regards po dun po sa ating pong napag-aralan sa buong discussion po natin. And I think ito po yung naging pinaka-highlight po, mga kapatid. It is na let us put our full trust, yung trust natin, yung atin pong pagtitiwala sa atin pong Panginoon. Proverbs chapter 3 po, mga kapatid. "And let us not lean on our own understanding, but let us lean on God's power, on God's grace, on God's capability, and let us call on Him sa pamamagitan po ng panalangin." At ibigay din po natin kay kapatid na Jasper at siya rin po ang magbibigay or mag-lead po sa atin pong closing prayer. May isang prayer request dito, brother. Tignan lang doon sa na-star sa tabi ng live. Kapatid na Jasper. So yun, isang bagay yung natutunan ko dito, tayo na mga Kristiyano, tayo na mga lingkod ng Diyos, kahit gaano man kahirap na maging, sabihin natin, maging member ng church, kasi sabi nila, kakaunti tayo. Pero asahan natin na palaging nandyan yung Diyos, kahit karaming mga ibang paniniwala, kahit maraming tao yung hindi naniniwala sa atin, asahan natin na sa dulo ay tayo pa rin yung magtatagumpay dahil kasama natin ang Diyos sa lakbayan natin bilang isang Kristiyano dito sa lupa. Kaya maging matatag tayo, maging wise tayo sa kaalaman about sa salita ng ating Panginoon. So, kung wala na pong karagdagan ay... Basahin lang natin yung mga comments. Thanks again, dear brothers. No other one except God can give us the greatest love we are aspiring for. He gave His life to save us for all our sins. What else can we ask for but to serve Him the very best that we can? We must obey His commands, share His word, or share His holy word. Thanks, God, and dear brothers,
praying for you. Salamat po, kapatid na Lord Esther of Mary. Salute and thankful to you all, young, handsome lecturers, Brothers Angelo, Brother Cedric, Brother John Jacob, Joseph, Brother Jasper, for all your spiritual wisdom, time and effort, great lessons and nice discussions and explanations. Glory to God. May God bless you all and good night, brothers. Love you all with the love of the Lord. Prayer fill Jesus ministry. Thank you po, kapatid na Alma. At salamat din po, kapatid na Aracela Jane Urbano sa pag-comment. Thank you so much, mga young and gifted church ministers, for giving your time, your best efforts, and your devotion in serving God through DBR 2024 Recharge. To God be the glory. To God be the glory po, kapatid po natin. Tayo pong lahat ay magsama-sama sa panalangin. Sama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siyang nagbigay sa amin ng buhay. Muli kaming nagpapasalamat sa inyo sa walang hanggan na pagmamahal na binibigay niyo po sa bawat isa sa amin, Ama. At sa oras na ito ay laking pasalamat po namin dahil muli niyo kaming ginabayan sa aming pag-aaral ng inyong mga banal na salita, na lahat po ng aming napag-aralan sa gabing ito ay tumimi ito sa aming mga puso at isipan at magamit po namin ito sa aming buhay. Maraming salamat sa inyong anak na mga ginamit, especially sa mga aming mga kapatiran na nanonood ngayon via live streaming. Naway patuloy niyo po silang basbasan, Ama. Patuloy niyo po silang pagkalooban ng knowledge in wisdom para sa ganun ay mas lalo nilang matutunan ang inyong mga banal na salita, Ama. At ganun rin po kami na nandito sa Asian Christian University. Naway patuloy niyo kaming patnubayan sa aming pag-aaral, Ama. Naway bigyan niyo po kami ng mga aming pangailangan, especially sa kaalaman po ng inyong mga banal na salita, Ama. At sa aming pagpapatuloy sa gabing ito, naway gabayan niyo po ang bawat isa sa amin, higit sa lahat sa aming mga kapatid, sa aming mga kaibigan na pauwi ngayon sa kanilang kanya-kanyang tahanan. Naway linisan niyo po ang kanilang mga daan upang sa ganun ay makapiling po nila ang kanilang mahal sa buhay. At kalakip na rin po ng mga panalangin ito ay ang aming mga kapatid na may dinadamdam ngayon, especially kay sa manugang ni Sister Mercedes na nasa emergency ngayon. Naway patnubayan niyo po siya, Ama. Gabayan niyo po siya sa kanyang buhay. Ibigyan niyo po sa kanya lahat po ng kanyang pangailangan physically at spiritually, Ama. At gabayan niyo po or basbasan niyo po ang gamot na kanyang tinitake at ganun rin po sa mga nag-aalaga sa kanya. At ganun rin po sa aming kapatid na si Tinang, naway or Sister Tinang, naway pagalingin din niyo po siya, Ama, sa kanyang pinagdadaanan ngayon or sa kanyang dinadamdam. At sa aming mga kapatid pa na nasa banig ng karamdaman, naway i-bless niyo po sila, Ama. Pagalingin niyo po sila upang sa ganun ay makasama po namin sila sa mga ganung or ganitong activity. At ganun po sa aming mga leaders, especially sa government, naway patuloy niyo po kaming or patuloy niyo po silang bigyan ng kaalaman, Ama, upang ma-manage po nila ang bansang ito, upang maibigay po nila ang lahat po ng aming pangangailangan. At naway bigyan niyo po sila ng pananampalataya. At ganoon rin po sa aming lahat dito, kami po ay nakayuko, nagpapahumbaba na humingi ng kapatawaran sa lahat po ng mga pagkakasala na ginawa namin laban sa inyo. Sa isip man to, sa salita at sa aming ginagawa, sinasadya man po namin ito or hindi, Ama, patawarin niyo po kami upang sa ganoon ay kami po ay banal na tumatawag sa inyong pinakadakilang pangalan. Ito lang aming dinadalangin, pinapasalamat. Salamat po sa inyong tugon, Ama. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat, kapatid na Jasper. Maraming salamat sa inyo, dear lecturers. Purihin namin ang Diyos. Ginamit kayo muli para may bahagi ang kanyang salita. Praise be to God po. We are so thankful all our young lecturer time effort being with us to spend the word of or to spread the word of God. Amen and amen. Salamat po sa inyo pong pag-amen, mga kapatid. And
Amen and amen. Thank you very much, Brother Mark Jasper, for the nice closing prayer. Amen po. Nag-amen din po si kapatid na Marcia Danay, si kapatid na Gilbert, si kapatid na Imelda, kapatid na Myrna. Salamat po sa emoji. Salamat po sa inyo pong pagkantabay po sa amin. Kami po, kasama po si kapatid na Jonas Sagurit, kapatid na Alma Sagurit, kapatid na Hannah Faye Sagurit, at sa ngalan po ng Maldan Church of Christ, at yun na rin po sa Asian Christian University, Brother Cedric, Brother Joseph, Brother John Jacob, Brother Jasper, at yours truly, Brother Joshua. Kami po ay pansamantalang nagpapaalam, at yun na rin po nag-iimbita para po bukas sa DBR Friday naman po, mga kapatid. At to God be the glory. May God bless us all po, mga kapatid. And goodbye. Goodbye po. Good night.